Shout out! Yun. Nako ba. Kamusta naman kayong lahat dyan? Handa na ba kayo? Hello, hello to everyone once again. We are back. Yan. Pashare lang muna na itong ating LS, no? Sa mga kaibigan natin. Yan. Shout out sa iyo, Ate Rubis Reno, Winter TV. Shout out. Sa lahat nandito, welcome to the show, Sally Broman. Shout out po sa inyo. Yan. This is going to be a live video reaction. Live video reaction. So nangyari regarding about, you know, that fight, no, na nagkaroon ng turmoil or ng fight last night here sa US, so yesterday dyan sa Pilipinas, between Camp Miss Rachel, David, and Sherwin. And it's just very, very unfortunate. I mean, to be honest, it's unfortunate na yung samahan, kinalabasan ng ganoon, even though the samahan is only like, I don't know, like 4 months? Kasi I think, yun lang eh. I think it's been 4 months eh. Or should I say 4 or 5 months siguro. Something like that. But anyway, hopefully it will not end that way. Diba? So, pero let's see what's going to happen. And then me, as your host for today, welcome to the show. Welcome to DJ Bar Music and Topic TV for another live video reaction. Yan, mag-video reaction po tayo. So, all I'm asking guys, please have an open-minded sa mga maririnig nyo. Please be open. Diba? Do not set aside your emotion. I know a lot of you guys or some of you guys are disappointed what happened. Even me. I mean, it's sad to see like, you know, things happen like that, especially in the circle of influence or doon sa mga taong kakilala mo. And it's very, very unfortunate. Diba? So, pag-uusapan po natin yan ngayon. Kuya Boyet, Montanga, shoutout sa'yo. Suplada pero mapagmahal, shoutout sa'yo. Ma'am, si Sally Broman, lagyan kita ng ano. Lagyan kita ng jacket. Lahat dito lalagyan natin ng jacket para walang ano, wala tayong masabaga. I mean, No. I'm sorry. Hindi po kita ina-hide ah. Gusto kitang lagyan ng jacket, pero bakit ganun ang nangyari na hide kita? Yeah. Lalagyan kita ng jacket, Ma'am Sally Broman. Yon. Kuya Boyet, Montanga, guys, pa-share na lang po nito sa mga community. We're gonna start this show, di ba? At Skyler 06. Maganda yung emoji mo. I like that. Pero again, guys, all I'm asking, be open-minded. Kung ano man yung mga maririnig niyo sa akin, again, this is basing on what I hear, what I see dito sa re-reaction na natin. And of course, those words that coming out from people's mouth, we need to expound this, and we need to really explain. Diba? Kasi may mga tao or may mga bagay, let me rephrase that, tayong mga tao mga tao, sabi nga ni ano ni tayong mga tao na dito, kasi iba-iba ang ating interpretasyon sa mga nangyayari. Diba? Ibang-iba-iba ang interpretasyon sa ating, sa mga nangyayari. Diba? So, dito naman, sana maging ano naman tayo, maging open tayo, i-accept natin, motive siya na, so i-accept natin kung ano man yung kailangan natin matanggap at marinig. Again, this is basing, my reaction dito is based on what I hear from people's mouth and what I see on the actual situation. Diba? So, dun lang tayo magbibigay ng reaction. Aside from that, if you think that may siguro along the way, meron ako nasasabing hindi maganda, please, do correct me because I'm not perfect. I'm not trying to be perfect. I'm far away from being perfect. I just want to see and be the best version of myself and give you guys a quality show. Yun ang pinaka-importante sa akin dito. So, at sana po guys, no, dun tayo palagi patungo sa positivity. We have to balance everything. Even though alam natin na mahirap or sometimes meron tayong side na kinakampihan, pero mas maganda yung balance tayo kasi I really believe that
all of us are matured enough to understand really what's going on. I truly believe in that. So, wag natin gawin yung ugali na we only see what our eyes want to see. Tanggalin natin yon. And also, yung selective hearing na tinatawag sa ating attitude or sa ating character. Let's remove that. That's why God gave us two eyes and two ears and one mouth. Diba? So, do not even try to see what you only want to see. You have to see the bigger picture of this situation and really do not have that selective hearing. That's all I'm asking. Para maintindihan natin to ng malawak. Alright? So, before I start the show, I would like to do a special shout-out, no? Shout-out muna tayo to those viewers of us. These are the viewers. Diba? Viewers of us na who went extra mile to be part of the music and topic family. Diba? I just wanna say thank you to all of you guys and gusto ko lang muna magbigay ng special shoutout sa inyo lahat. Thank you so much for being part of the Music and Topic family. Taking extra mile to be part of the Music and Topic TV. No, kapasalamat po muna ako sa inyo lahat. And syempre, special shoutout sa inyo lahat. Maraming pong salamat. Diba? And maging ano tayo, kusabaga maging let's always be honest. Even though sometimes it's hard for us to accept, but I think we can do kasi that's what separates us from animals, to be honest with you guys. Lahat tayo, no? It's being honest, being transparent, being real for ourselves and to other people. Yun lang ang pinaka-importante dito eh. Kasi yun ang pinakamaganda sana na dapat ganun ang ating maging character. At again, uulitin ko, we cannot have those selective hearings and those eyes natin na we only see what our eyes want to see. Diba? Para bang titingnan lang natin yung kalinisan, hindi natin titingnan yung bigger picture of this situation. Diba? Let's not be like that, guys. Again, sa inyong lahat, guys, maraming salamat sa suporta. And again, sana po, meron kayo natututunan dito sa topic natin, especially sa mga video reaction na ginagawa ni DJ Bar Music and Topic TV. And then, all I'm asking, if you think na walang sense po yung paliwanag ko, please do correct me and let me know. And you can be part of the discussion here. Diba, like what I said, all of you guys are welcome to be part of the discussion because your opinion matters. Alright, so once again, guys, first of all, we'd like to do a special shout-out to the Music and Topic family. Shout-out muna tayo. Thanks so much from Eliza Vlog. Thanks so much for being part of the Music and Topic family. Siyempre, shout-out din sa nag-iisang. Ito, kasama sa topic today, David Lantayao. Shout-out sa iyo. Thanks so much for being part of the Music and Topic family. Shout-out din, siyempre, to... Excuse me, Ate Cassie 27. Shout out to Ma'am Annika Tapat. Shout out din syempre kay Yos and Yang Menyoza. Shout out to Ate Sisa Marco. Shout out to Ate Geico Chan. Shout out kay Kuya Demiro Vlog Channel. Shout out din syempre kay Mi Amore. Shout out din kay Kat Maze 56 Spades. Shout out din syempre kay Roman Acero. Shout out to Nanay Binila Galos Music Live. Shout out to Joseph Groom. Shout out to Ma'am Verlin Siada. Shout out din syempre kay Eve Lucky. Shout out din kay Reg V and Laser Vision Vlogs Our Friends. Shout out din syempre kay Kuya Ronald PC Channel. Shout out to Ate Dita Germany FLN. Of course, shout out to Nana Imelda Nagamura. And of course, shout out din kay Ma'am Inday Heret. Those are the Music and Topic family. Again, maraming salamat po sa inyo lahat. From the bottom of my heart, DJ Bar Music and Topic TV here, saying thank you to all of you guys choosing to be part of the Music and Topic family, diba? Shout out din syempre dito, yan, kay Kuya Eli Wally, Han M here. Skyler Montanga, talagang tama DJ Baron dahil ang lamig dito sa Sweden. I will sit on this sir DJ, yon sabi. Mo TV, shoutout sa'yo. Snapback, Skyler 06, MacBear, shoutout sa'yo ha. Shoutout music, shoutout sa'yo at sa idol mong si Apple, si Raul. Okay, again guys, again, I will be honest. Each and every word na maririnig niyo po sa akin is I will always base this dito sa video mapapanood natin. Dito sa gagawin ko ng reaction video na live. 'Di ba? So uunahin muna natin yung live nila Champ and Miss Rachel na umakyat si David, 'di ba? And ang title noon is ang title ng live na 'yon is about Team Manila o Team Manila/Team Visayan.
Tapos meron siyang who will I choose? Something like that. So yun muna ang gagawin natin reaction, tapos pupunta tayo doon sa live ni David. Para doon na natin tapusin tong reaction video natin. Again, sadly these things has to happen. And again, it's normal. People have emotion, people have some disappointment. Pero I think meron din tayo mga bagay na sometimes nagiging sobra tayo at nagiging exaggerated tayo sa mga act natin. So yun lang naman yung aking pinopoint out na pwede natin bawasan. Alright, sa harap po, Mamaya Suzuki. At nagkataon pa na, you know, kaibigan natin pareho, si Champ Donito, Miss Rachel, and then David Lontayaw, nagkaroon ng hindi magandang pagkakasagutan sa live stream. At maraming nakapanood na para sa akin, medyo sana hindi nalang umabot sa ganun. Pero again, we will always expound this and see ano ba yung mga point of view ng bawat isa. 'Di ba? Doon tayo magfo-focus at doon natin iintindihin para hindi tayo naliligaw at hindi tayo nagkakaroon ng misunderstanding and misinterpretation sa nangyari. All right, so I will share my screen, guys. Please do share this to your friends and family, 'di ba? At sana po, guys, once again, good morning to all of you guys. Good afternoon. Welcome to the show. Welcome to DJ Byron Music and Topic TV. Ayan. At today's live is about video reaction, the turmoil or the argument na nangyari between David and Miss Rachel and Champ Donito Donaire. Let me stop my music. Grima, shoutout sa'yo. Alright? Okay. And again, guys, ha, pwedeng-pwede po kayo magbigay ng komento nyo dyan. Your opinion matters. So, all I'm asking, guys, just be open-minded. Please press 1. Press 1, ha? Press 1 po. Press 1 po sa lahat po na nakakakita at nakakarinig po ng aking boses dito ngayon sa live video reaction natin. Press 1 po tayo. Can you guys do that, please? Para alam ko na nakikita nyo yung share screen ko. Yan. At lahat po dito, welcome, ha? Wala po tayong pinipili dito. Again, My YouTube channel is open to everybody who wants to watch, participate, and be part of the discussion. Hindi po tayo mamimili kung sino man yung pwede lang pumunta dito. No. This is my channel, so lahat po dito welcome. Alright, kung di natin sila kasundo sa baba, siguro maganda dito, huwag na lang natin silang kausapin. Iwasan muna natin yan, di ba? Intindihin muna natin itong issue and then let's be part of the solution. Alright, thank you so much. So dito sa live na to, okay, nakikita nyo naman. And again, shout out kay Champ and Miss Rachel. I'm asking things so much for allowing me again. Nagpaalam po ako to do a video reaction dito. Para lang ma-expound natin to. At ano po talaga yung nangyari? Para kasi guys, para sa akin, it's like, para ito, honest to goodness, hindi naman dapat lumaki ng ganun. Kusabaga, kung ano yan eh, kusabaga maliit na bagay eh, kasi we are all adults and matured. Yun lang yung para talaga sa akin na pwede mapag-usapan backdoor. Kung magiging honest lang tayo talaga sa nararamdaman natin na hindi natin kailangan i-broadcast sa social media. Pero again, ano bang possibility? Baka nga naman, di ba, because of things na hindi natin naiintindihan. Pero again, like I said, no, everything can be fixed backdoor. Sana doon muna tayo nagsisimula. Let's play this and guys, please share this to your friends and family. Let's start this start this video reaction right now. So dito, may title si Champ dito, si Miss Rachel. Okay? Ano bang title nito? Pupunta muna tayo dun sa kanilang Beyond the Ring. Okay? Okay. Again, kahapon, ito yung tapos ng video reaction ko. Kala ko matatapos. Ayun! So, ang title nito is Team Manila / Team Bisaya. Whose side? TTFY? Are we picking? Or Team Casimero? So, magkatabi yung thumbnail na yon. So, malinaw naman yung topic. No? Malinaw yung topic. And then, nagpaliwanag naman dito. Dito na natin kasi, nagpaliwanag naman nila. We don't have to choose side. Para sa akin, that's okay kasi yung kanilang status ko dito sa industry ng boxing, pinapangalagaan nila because they're not just an ordinary people like us. Diba? They have reputation and names that kailangan nilang i-take care of. That they also want to represent each and everyone.
Yun yun, naiintindihan ko talaga yung part na yun, guys, honest to goodness. At hindi ko sila masisisi if they don't wanna choose side. Pero the friendship, the relationship that been created from Champ, Miss Rachel, David, and the rest of the TTFY community, I think it's more than what people are seeing, no? Siyempre, nag-uusap yung mga yan outside social media. Kasi may relationship na eh. I don't think yung kabila na yung nakaaway din nila David at ng nila Sherwin, nila SV, I don't think meron silang much more better relationship with them. Yun yung sa akin dito. So dito, umakyat si David kasi nakita niya na umakyat si Kuya Sion. So pakinggan natin sasabihin ni David dito. Then magbigay tayo ng opinion. Wala naman talaga akong plans na umakyat. Pero napaakyat ako dahil nung nakita si Joey dito, si Sion, tumawag sa akin yung nag-video call sa akin yung okay. Family. So mali na yung sinabi ni David dito, wala siyang planong umakyat. So kasi dito, umakyat si Kuya Sion. I-replay lang natin ng konti. Ayan. I want to give you the chance ayan. To go. So yes. Umakyat dito si Kuya Sion. So alam naman natin na mayroong beef din between Kuya Sion, David, and some of the part of the community of TTFY na nasundan ko naman yan eh kung saan na start and I also have question. Pero again, I know where I stand and I know kung hanggang saan lang ako pwede. Hindi ako pwedeng lumagpas dun sa limitation and boundaries na binibigay ko sa sarili ko sa mga issue. Now, if I can give advice and solution to the problem, I will do that. And that's what I always been very clear on that. So dito, nakita ni David, si Kuya Sion na umakyat, winelcam nila Champ and Miss Rachel. Kung ako tatanungin nyo, for example, if you guys going to ask me, is there any problem of that? None. Walang problema. Like what I said, we have to respect kung ano yung kanilang decision regarding about kung sino ang kakausapin at papakitin sa channel nila. This is their channel. We need to respect that. Aside from that, they cannot just be a champion of a one group. They have to be a champion of the all Filipino. Diba? Yun ang kanilang pinapakitang example dito because they need to give and like what I said yesterday, diba? They need to show, diba? And lead a very good example to the community. Hindi lang sa boxing community, even outside the boxing community. Bakit? A lot of people look up to them, especially to Champ Nonito. Diba? So kung si Champ Nonito magiging selective sa sino yung gusto niyang i-entertain, sino lang yung pwede niyang kausapin, sino lang yung pwede niyang paakyatin, do you think meron siyang benefit na makukuha na positive doon? Especially dito sa social media. Hindi. So siyempre, ang gagawin ni Champ, as long that he can cater and entertain and be friends with anyone without selecting kung sino lang yung pwede niyang mang kaibigan, gagawin niya yun. Because he, again, uulitin ko, he is setting up an example to each and every one of us. So sana on that part, naiintindihan natin. Ako naiintindihan ko, even me, if you guys going to ask me, if I'm gonna be in their shoes, I will do the same thing. I want to be friends with everyone. I want to entertain everyone if I can. But of course, reality, hindi naman lahat pwede kasi you also need to protect your interest. Kasi hindi ka naman basta-basta, ano? Hindi ka naman basta-basta yung tipong YouTuber lang. Outside the YouTube, they have a big, big career in boxing. Di ba? So dun sa parte na yun, I understand them. And even me, guys, even siguro kayo, na nasa baba, if you guys gonna put yourself in their shoes, probably you will do the same thing without choosing kung sino lang ang pwedeng kausapin at sino lang yung kakausapin. Even, look at this ah, setting an example, Champ, nung sila'y nagkaroon ng beef na with Casimero, anong sinabi? And I remember this, outside the social media, they fixed their differences. They fixed the issue. Diba? O naayos. Nakita natin yung resulta. Diba? So from that part, in a good example, kasi bakit?
Casimero, General Casimero, and Champ, public figure. They wanna set an example. Kahit na kami naging, magiging magkalaban, hopefully, inside the boxing ring, we can be friends after that. Ma'am Rebecca Sonia, sa harap po sa inyo. Di ba? And another example, after the fight with Draymond Gabalio. Di ba? Maganda yung champion na gustong-gustong sinusuportahan natin. Eh, kahit yung kaaway natin, pinapalakpakan siya. Kahit yung hindi nating kasama, hindi nating kaugali, hindi nating kasundo, eh pinapalakpakan at nirerespeto. Di ba mas maganda yun? Mas magiging proud tayo? Kasi yung ating sinusuportahan na champion, eh nagbibigay at nagsiset ng highest example to everyone. Di ba dapat mas maging proud tayo sa ganun? Para sa akin, guys, if you're gonna ask me, yun ang kanilang pinapakita. That's why they always what? Lagi nilang sinasabi na we are for peace. We are not for division. Lagi nilang inire-remind each and every one of us. So, syempre ikaw, supporter ka, close ka kay champ, you be proud. Ibahin nyo ang champion namin. Hindi siya nagdi-divide ng grupo, kundi gin-unite niya yung magkakaaway. Di ba dapat on that gesture pa lang maging proud tayo at maging masaya tayo kahit alam natin yung kaaway natin eh hindi natin gusto. Pero sila, pag nakikita nila si champ, eh sinusuportahan din nila. Di ba? Yun ang magandang example at yun ang nakikita ko na pilit ginagawa ni champ, ni Nito Donaire, and ni Miss Rachel. Play natin to. So, umakyat dito si Kuya Zion. Ito, babalik tayo doon. Umakyat dito si Kuya Zion. Pass forward natin, umakyat si David. Para doon na tayo pumunta. Okay, dali. Ito. Shoutout, Sir G. Paul Bulizer. Shoutout, Sir Paul. Pakishare na lang po ito sa community nyo. Oh, we're stuck. Okay, there we go. I'm just making sure that you're calm. Okay, I'm calm. I told you. I learned a lot. David. Ayan si David. Wala yung voices mo. So, alam naman natin ha, na before this live stream, nagkaroon na sila ng hindi magandang sagutan doon sa unang live stream ni Champ and Miss Rachel. Pero of course, syempre, again, uulitin ko, an example of two adults who understand na hindi palagi natin kailangan palakihin yung gulo, ito yun. Tinanggap, for example, ni Champ si David at ni Miss Rachel si Champ, na umakyat dito si David at winelcome nila. Pero guys, kung sa tingin nyo ba, kung hindi si champion at hindi si Miss Rachel yan, at nagkaroon na ng sagutan, sa tingin nyo ba papakitin yan kung hindi si champion, sa tingin nyo papakitin si David? Hindi. Di ba? Hindi. Hindi niya papakitin yan kung ibang tao yan. Di ba? Pero dito, kasi nga, dahil may pinagsamahan, there's a relationship, a There's already a bond. Meron ng bond na nabuo. So, syempre, hindi naman basta-basta like Champ said, hindi naman basta-basta pwedeng masira yung bond na yan kung ano man yung bonding nila na nabuo outside social media. More than friends. Diba? Kaya nga marami pang lumabas eh. At sadly, dapat yung mga private conversation against ako dyan na inilalabas sa public. Hindi talaga maganda. Like what I said earlier and my advice, every action that we do, there's always a consequences. Tandaan natin yan. At yun sana, pag alam natin na magiging uncomfortable tayo and we have to answer to our own action, we have to be prepared. At sana hindi na umaabot sa ganun. Sige, Ellen, shoutout po sa inyo. Ayan, naghahapit po ako ngayon kasi kailangan kong bumili ng gulong ng ano eh, ng kotse. Play natin to. So, makin si David at pakinggan natin sasabihin ni David. Play natin to. Pero welcoming naman si ako, wala naman nakita ang problema kasi kung minura ni Champ, pag akit ni David dito, sige, ni Champ at ni Miss Rachel si David, sasabihin ko, ay hindi, mali yun, Champ. Dapat hindi mo ginawa yun. Pero welcoming naman. Maganda yon, welcoming. Play natin to. Joke lang. Wala yung voices mo, David.
Yan. So, maayos okay, naman, di ba? Maayos naman yung start ng conversation. Parang natatawa ka sa belt ko, Ma'am Ray, ah. No, just because I said I muted you lang. Ano yan? Congratulations pala, David, ah. Yung belt ng Battle of YouTuber nasa kanya. So, of course, he's proud of his account. Hopefully, again, ah, he's gonna be successful on this career na tinatahak niya sa Battle of YouTuber. Good luck, bro. At sana matuloy talaga, masettle yun na ni Jason kung ano yung kailangan yung masettle. Play natin to. Shoutout, Resbacker, ha? Play natin to. Narsen, shoutout sa'yo. Agrava, RG, shoutout. Battle of YouTuber. Nice. Champ, pangin natin. Napaakyat lang ako. Wala naman talaga akong plans na umakyat. Pero napaakyat ako dahil nung nakita si Joey dito, si Sion, tumawag sa akin yung nag-video call sa akin yung family niya, yung mga anak niya, and even her wife or ex-wife, which is yung mother ng mga okay, malinaw yung mensahe ni David. Malinaw yung kanyang sinasabi. Napaakyat siya dyan kasi nakita nung wife ni ex-wife ni Kuya Zion na nandun siya. So sinabi pa yung totoong pangalan si Joey. So umakyat si David. So hindi ko alam kung ano yung magiging patungo na itong conversation na to regarding nabanggit ni David na nag-text yung ex-wife at yung anak, whatever. Kasi para sa akin, guys, ito rin, I will be very, very straight on this kind of issue. When it comes to family problem, hindi ako nakikialam. Honestly to goodness. Diba? For example, may humingi sa akin ng tulong. DJ Byron, tulungan mo ako. Yung asawa ko, naglolo ko. Okay? I can give advice, but I'm not the proper guy to do something about it. I can probably give you a lawyer. Diba? I can probably give you and recommend you to a lawyer. Pero I know where I stand and hanggang saan lang dapat ang aking pwedeng sabihin. Kasi usapan pamilya, hindi ko pwedeng pakialaman. Ah yes, I can give the very best advice that I can. Pero kung, for example, ako ay magiging parte nung sigalot ng isang pamilya, hindi maganda. Diba? So dito naman, pinapaliwanag naman ni David kung bakit siya napakit. At it's a honest opinion. O siguro, hihingi siya ng advice ka, champ. Pakinggan natin to. At sasamantalain ko sana yung pagkakataon na yon na nandyan siya. So, kaya lang, iwas eh. Yung siyam mo na anak, Joey, still, asa yon, yung siyam mo na anak is still hoping na mabigyan mo ng good closure. Okay. Kaya lang naman ako. Okay, nagsisenyas si Miss Rachel. Nakikita ko yung senyas niyang ganyan. Okay. For me, kung babasahin ko yan, okay, kung ako ang titingin dyan, sa kay Miss Rachel, ibig sabihin niyan, parang stop, parang para sa akin nating, this is not the right channel or the proper forum to discuss that issue. Yun ang aking basa. So it's a sign na, okay, wag mo nang banggitin, this is not it. Kasi parang, kusabaga, off the topic at hindi naman, para sa akin, kasi syempre, unang-una, uulitin ko, probably di not aware what's going on beside Kuya Zion and the ex-GF or wife. I don't know kung ano. Hindi nila alam yan for sure. And for sure din, hindi sila manghihimasok sa family problem ng ibang tao. They will not do that. Ulitin ko kung bakit. Ulitin ko. They are setting examples eh. Diba? Pag nag-set sila ng example, ibig sabihin nun, they walk their talk. So ako, nakikita ko naman kay Chiam and Miss Rachel, they're very firm. They are very firm. Pag sinabi nilang, we're not gonna choose side, they will not. Kasi nga, yun nga sinasabi ko, they wanna set an example sa community. Okay? Yun ang sinasabi ko. Zikat Journey. Correction, ex-GF, not wife, di sila kasal. Pwede naman i-PM si Zion yung agenda. Ah, si ano pala to? Tawag ito? Madcat, shoutout sa'yo. Happy New Year. Lagyan kita ng jacket. Ha? Yan. Lahat dito lalagyan ko. Skylar, lagyan kita ng jacket. Yan. Para lahat kayo may jacket sa akin. Oh, sino pong gusto ng jacket dyan? $5 lang. Biro lang. So, yung sign na yon na parang stop it, don't even mention,
ako nakuha ko na dapat para lang sa akin siguro hindi okay lang yung nabigay ni David siguro ng small hint or information regarding about the issue. Pero naintindihan ko yung sinasabi ni Miss Rachel na parang this is not the proper channel to discuss. Kulang na lang sabihin niya yon kasi wala silang idea eh. Unang-una, wala kang idea. Kung manghihimasok man sila, magbibigay man sila ng opinion. For example, magbigay sila ng opinion. Sumide sila doon kay yung ex-GF ni Kuya Zion. Do you think is going to be good for their image? Again, as they have reputation and names na pinapangalagaan nila? Hindi. At anong sasabihin ng ibang tao? Nakikialam kayo sa away mag-asawa. Diba? Yun ang magiging response no matter what happened. Kahit whether we like this or not, whether they like it or not, some people will think that way. Alam naman natin kung gaano tayo kalikot mag-isip. Alam natin kung gaano tayo kalikot mag-isip. Di ba? So maganda yung intention ni David. Siguro hindi lang right time and the right place for it. Sabi ko nga pwede natin i-discuss outside the live stream. Pwede natin pag-usapan yan. Pwede, kung ano man, hindi magbigay tayo ng ating advice. Yes, walang problema. Pero we have to know our limitation and boundaries. Even before, nasa Kulaong Nation ako, yun din ang sinasabi ko. Yes, pinagtatanggol natin si Kulaong, si FLM, pero we still have limitation and boundaries. Yung ibang walang naging limitation and boundaries, nakasuhan. Gusto ba natin mangyari yun? Gusto ba natin malagay dun sa posisyon na makakasuhan ka? Sabi ko sa inyo, financially, mentally, emotionally, you will be drained out. Honest to goodness. Maniwala kayo sa akin. Because I have friends who's going through that right now. Mentally, emotionally, financially, uubusin ka pag ikaw ay nakasuhan. Bakit? Sa tingin mo ba, pagka nagbabayad ka ng lawyer, hindi mo pakada appear ng lawyer sa'yo, wala kang babayaran? Meron. Oh, hindi lang yun, abala. Emotionally, mapeperwiso lahat. So yun ang lagi kong ina-advise. Yes, we can give our opinion. We can be very direct. But we have to choose the words na sinasabi natin palagi. No matter what, kung ano pang status mo sa buhay, you have to be smart. Pag nagbibigay ka ng opinion, kasi protektahan mo ang sarili mo. Kahit pag ikaw ay nalagay sa ganyang sitwasyon, sa tingin mo yung mga kaibigan mo, tutulungan ka? Siguro, yes, for a while. Pero they don't wanna be part of that legal consequences na kinakaharap mo. It's proven so many times. Pilayin natin to. So, yun yung ano, David. We're not talking about that. Hindi naman. Kasi alam ko na it's an unfortunate thing. Pinanggit din pala ni Miss Rachel when I'm gonna talk about that. Pero si Champ, tingnan mo. Ano pa rin siya, ni-entertain pa rin niya si David, yung message ni David. Pakinggan natin to. Well, but hindi namin... Alam niyo, gusto kong mangyari, no? Pero I don't want to happen din. Eh. Kasi it's not going to be healthy. Na I will be the mediator at mag-uusap. Pero hindi na maganda kasi pagpipiestaan lang. Siguro, offline, maganda yon. Offline. Apply natin to. Responsibilidad yon at hindi namin it's like so you guys di ba so it's like you guys na, so champ yung vocabulary niyo na we're Filipino, we're helping Filipino, let's help her family, come on. Do we know? Okay, hold on stop. Okay. Maganda yung hadikain. Okay, ako na muna sasagot bago sumagot si champ dito kasi maganda naman yung hadikain na we are Filipino. Pero hindi laging lahat ng issue natin or lahat ng issue ng Filipino magtutulong ka or makikibigay ka ng ano ng kasi tatandaan natin family problem, that's a very very hard issue to dealt with. At hindi tayo dapat nanghihimasok. Sabi ko nga, yes, magbigay ka ng comfort advice, the best advice that you can give. Diba? If you can even give the family lawyer, go ahead.
go ahead. Pero do not involve yourself on that situation. Diba? Paano kung ang intensyon mo maganda, ang kinalabasan hindi maganda, sinong babalikan? Diba? Ikaw din ang sisisihin? Ikaw din ang sisisihin? Hindi naman yung ano, yung kapitbahay nila, ikaw din? Baka mamaya sabi, masyado kasing pakilamero. Diba? At the same time, hindi tayo dapat talaga nangihimasok. Uulitin ko, advice, the best advice. We can give the best advice. Even if we have money, yes, provide the family lawyer for the person. Okay yun. That's more than enough help that you can give to the person who's asking for help. Pero there's a limitation and boundaries na kailangan natin at hindi natin dapat kinakalimutan. Diba? Play natin to. So dito medyo siguro napikon na si Miss Rachel. Pero si Cham, ano ha, medyo compose na compose ha. Pakinggan natin to. Ganito no, David. If I was that person, yeah, then I would hate my father, no? I would hate my father kasi Palgayon, iniwanan kami, no? Marmore, shout out. And then ngayon, para kaming best friend ng father ko, you know. Oh, it's their relationship that they have to do it kasi pinaporsa natin yun. Sorry, Chuck. If that is my mistake to help his family. And that's okay. No, hindi naman, bro David, hindi yun mistake yung ginagawa mo. Ako, okay yan, bro, okay yan. Walang problema dyan. Pero siguro, ang pinapaliwanag ni Chuck, parang nandun ako yun, no? Ito kasi talaga ako mag-video reaction, nakita niyo naman guys, detaling detalyado talaga at ine-expound ko talaga ang aking explanation para walang maliligaw. Maganda yung intention. It's in the wrong place at the wrong time kasi for sure Champ and Miss Rachel, they don't wanna be part of that. I can guarantee you that. Maganda yung intention mo, bro. Again, sabi ko nga, if I can help, there's a lawyer. I can recommend a lawyer. Pero this is for me, para sa akin, kung ako tatanungin, an honest answer, Dave is my friend. And I will give him the best advice that I can give him, even though masakit. Pero I have to kasi I care about the guy. I care about the person. Di ba? It's not the proper forum. It's not. It's not the right time. During that moment, kasi unang-una, meron pa silang sigalot na sana doon muna nag-focus at maayos. Di ba? Pero kung hindi pa naayos sigalot tapos magbibigay tayo ng issue or mag-i-insert tayo ng another issue, saan tayo patungo nito? Ano ang marireach natin? Yun ang tanong. Meron ba tayong marireach dito o ma-accomplish? Hindi pa nga natin na-close yung chapter, yung issue natin as friends na nagkaroon tayo ng sagutan. Tapos, papasok tayo sa isang situation na us, the donaire, for example, we don't really know what's going on between the X and the Y. Okay? At nagbigay na nga ng advice si Champ. For that advice, okay. Pero yung sinasabi David na mistake yung, no, hindi mistake yung tumulong. Hindi talaga. Pero there's a proper place and a proper time sa mga ganyang conversation. Especially sensitive. Para sa akin, sensitibo ang ganyan topic. Pakinggan natin to. That's your heart, no? That's your heart, David. That is your heart and that's good for you. Tama. But hindi natin alam na. Tama talaga yun. That's good for David. Maganda talaga yung intention. Pero hindi lang talaga. It's not for Champ and Miss Rachel. Diba? We cannot put them in the spot or on the spot na ano ba? Tutulong ko kasi may hadigain nga para sa Pilipino. Tutulungan mo ba to? Unang-una, sabi ko nga eh, kung kahit sino naman tao, even Rapi Tulpo siguro, tumatanggi din sa ibang problema na hindi mo kayang solusyonan. At ang solusyon lang eh, yung dalawang tao ang makakapagbigay ng solusyon. Si Champa kaya, si Miss Rachel. And again, hindi naman, with all due respect, bro David, it's not, para sa akin talaga, it's not the proper time and the proper place. Play natin to. Alam natin, even from this point on, Champ, kaya ako umakyat kasi yung mga sinasabi niya dito, Champ, na parang napakalinis niyang tao at pinanood ko eh. Kasi tumawag yung family niya at nanood ako. So, yung mga sinasabi niya, parang napakalinis.
Napakatalino. Napaka... Prima, shoutout na. Kay Boy. Oh, shoutout. Bulaklak ng sinasabi. Madam Rachel Donaire. Family niya is still chasing him. Bigyan lang ng good closure. And I'm sorry, nabanggit ko to at move on tayo. No? At hindi pala dito dapat pag-usapan yung ganyang issue. So, sige, move on tayo. But ito na lang yung gusto kong sasabihin, Champ and Ma'am Ray. David, if this is why you came here, honestly, from everything that happened yesterday. Yun. Diba? Pinointown ko na yon. May chapter nangyari kasi. Maganda. Para sa akin siguro kung ng example umakyat si David, pwede ba natin, ma'am, Miss Ray and Champ, isettle natin yung nangyari kahapon na argument natin, pag-usapan natin ng maayos dito sa live stream. Magandang maganda yung gesture na ganun. Pero para sa akin, it's a bad timing na mag-insert tayo ng issue. Mag-insert tayo ng issue na hindi pa tapos yung isang issue na meron tayo. Diba? At hindi naman walang idea. Wala talagang idea. I can see walang idea si Miss Rachel and si Champ dito. Walang idea. Diba? So, yun lang yun sa akin. Pero again, sa ni David, maganda yung kanyang, ano, maganda yung kanyang gustong mangyari to help the person. Walang masama dun. It's just, there's always a proper place and a proper time sa ganyang sitwasyon. Hindi sa lahat ng oras. Diba? There's all, sabi ko nga, may timing sa lahat ng bagay. Sa lahat ng gusto natin gawin, there's always a perfect timing. Mali lang yung timing. Pero ito pa rin, ha? Champ entertain David and even give a advice. Even though alam natin si Ms. Rachel medyo mainit na kasi nagkasagutan na sila, eh. Nagkasagutan nila. Hello po, Ma'am Con Reyes. Lagyan kita ng jacket, ha? Lagyan kita ng jacket. Okay. Huwag kayong mag-away-away sa baba. Lalagyan ko kayo ng jacket. Ha? Huwag kayong mag-away-away para walang mang-hide sa inyo. Okay? Dondi, shoutout sa'yo. Ha? Huwag kayong mag-away dyan, guys. Chill lang kayo dito. Pag nag-away kayo, alam nyo, minsan gagawin ko, ite-turn on ko dito yung para makapagsalita kayo, magsusuper chat kayo. Gusto nyo ba yun? Ayokong gawin yun. Diba? So, for sure, walang magsasalita pag naka-turn on yung super chat comment only. Kasi hindi ka makakapagsalita pag di ka nag-super chat. So, ayokong gawin yon. So, kung meron kayong mga misunderstanding sa baba, settle it in a very professional and adult way. Lahat tayo adults dito. Lahat tayo dito matatalino. Ma-emotion lang tayong tao, kaya tayo ganito minsan magsalita. Okay? So, isi-isi lang kayo dyan sa baba. Pag ako nainis, ite-turn ko yun yung comment dito, super chat only comment. Sige, mauubos kayo. Mabubudol ko kayo. Play natin to. Pakinggan muna natin to, guys. Para maintindihan natin. Ha? Pakinggan natin to. Yeah, kasi okay naman eh. Kasi ito rin. You honestly think it was okay? No, Nino and I fought over you last night. It's like 3 a.m. I'm okay. Na. You're okay. How about you? I'm not okay. How about you? Not okay, David. Why? Not okay. What do you mean, why? Kasi ang ano doon, no? You guys took a content that we were clarifying. Eh na, okay, ito si Pao sala dito. Ito si Pao, pagpapawisan na naman to ng malamig na butil-butil sa ulo. Umakit na. Buti umakit si Pao. Hindi, alam nyo, hindi ko na kasi naabutan yung ibang sagutan eh, pero from what I review earlier, man, there's like, I'll be honest, there's like over boundaries limitation. Lumagpas na hindi maganda talagang nangyari. Di ba? Hindi talaga maganda. Na para bang sana hindi umabot sa ganun. Sana hindi nakapagbitaw ng mga salitang ganun. Di ba? Tuloy lang bro DJ. Okay na. Okay, play natin to. Yan ha. Warning yun ha. Pag kayo nagmuram pa kayo sa baba, turn on ko yung comment section, super chat only. Tingnan natin kung makapag-comment kayo. Play natin to. May sinabi ako na kayo yung biniblame ko. Kayo yung nagda-drag, na dinadrag. No, I didn't say that. Yeah. At sinabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko, hindi pa kasi close yung chapter na yan.
Hindi pa close. So of course, they got live hang. Kasi naiwan sila sa ere. Ito sila Champ at si Miss Rachel na yung kung ano man yung nangyari at ano yung pinagsimulan nito, I think alam nyo guys, be honest. Ang ano, mababaw lang para sa akin. Kung ako tatanungin niyo, mababaw lang talaga. 'Di ba? Miscommunication, pwedeng mangyari 'yon. 'Di ba? Pero syempre emotional tayo. So hindi natin, yung iba hindi tatanggihin. Hindi mababaw 'yon, DJ Byron, ikaw lumagay sa. I understand. Pero kung nagkaroon kasi ng much more effective communication, mas naiwasan. Honestly. Totoo 'yan. Play natin 'to. Ay, shoutout, Makmak. Bro, Makmak Pablo, shoutout sa'yo, ha? Ang isa, nag-iisa sa 14 Huda. Shoutout sa'yo, bro. Play natin to, si Champ. Ayan, si Champ, play natin. Pinalangad nila yung pangalan ko. Kaya nga, pumunta ako sa kanila to clarify, don't bring my name. Hindi ko sinabi na yung Team Manila, dinadrag yung mga pangalan ko. At hindi ako nagsabi sa inyo, in the GC or in the private message, in the private message, na ay, ina-attackin nyo ako. Not once. Yeah. Dinala mo yun sa sarili mo, yung assumption mo. So yan ang dahilan, Champ, kung bakit tinatawag nyo kaming assuming and even lahat dito nanonood. I didn't call you assuming, Sherwin. No. Sherwin said. Ma'am Ray, wait. Ma'am Ray, I just want to talk to Champ kasi Ma'am Ray, ikaw yung lagi ko nakakausap. At habang kausap kita, every time at kagabi, magkausap tayo kagabi, taliwas naman yung sinasabi mo dito. Para bang naguhugas kamay ka lagi, Ma'am Ray, eh. And even, issue sa'yo, yung pagsuot ko ng Team Donaire kagabi. Team Casimero t-shirt, issue sa'yo. So, nag-explain ako, wala akong masuot, eh. And then, ngayon... Okay, get to the point, David. Get to the point. Okay. Ito yung sinasabi ko na maganda sana na i-close na yung chapter, yung issue na yan, bago tumakbo dun sa isang chapter. And, they got left hanging, no? Parang naiwan sila sa ere na question mark kasi yung dumating sa isip. Ako honestly guys, ha, ganun talaga nangyari. Na nagkaroon ng tampuhan na matindi, nagtampo si Bro David, kila Champ and kila Miss Rachel, na sila, yun nga yung misunderstanding. Pero the act itself, ito ha, the act itself na nangyari doon, is ano, nagkaroon ng assumption. Honest to goodness, yun ang act. If we gonna characterize kung ano yung naging action ng isang tao when they react to that situation, it's an assumption. Nagkaroon ng assumption without clarification. Napakalinaw, ha? Without clarification. Okay? Pero hindi dapat natin masamain. Kasi act yun, eh. Character. Ay, na-act mo yun, eh. Ganun lang naman natin pwedeng i-explain ang isang act ng isang tao pag nagkaroon, nakita natin sa isang situation. Assumption without clarification. Kaya nga clear ni Champ dito na no, hindi kayo ang nagda-drug sa pangalan namin. Clarification yung nangyari. That's a clarification. Pero the act itself of a human being when we react, that's how you name it. Assumption. Pero sa akin, hindi masama yun. Honestly, hindi masama yun. Even in school, tinuturo yan. Tinuturo yan. Diba? How we respond, how we react sa mga sitwasyon. There's names and action sa mga pag-react natin sa certain things. Diba? So yun dito, yung assumption, hindi dapat naging masamang dating. Walang masama dun. Walang mas, para sa akin, ha, again, I'm just reacting and expounding the events na nangyari para mas malinawan tayo. Para mas malinawan tayo at hindi na tayo magkaroon ng misjudgment. Play natin to. Mouth TV, shoutout, ha. Play natin to nga. Lagyan kita ng jacket. Mr. Mananaba, shoutout sa'yo. Lagyan ko kayo ng jacket. Huwag kayong mag-away-away sa baba, ha. I-re-require ko kayong mag-super chat dito pagka kayo ay nag-away-away. Ayan, play natin to. David, talk to me. Okay. Talk to me. Ano yung problema mo? Champ, ito na, ang nakikita ko talagang may problema rin si Ma'am Ray. Kasi even small things, pinapansin niya and pinapalaki niya yung Champ. Sana, ikaw kasi Champ, yung pangunawa mo malaki.
Yung ay, sandali ah. Happy anniversary kay Tito Jared, kay Tita. Happy wedding anniversary. I wish you guys nothing but the best. Forever, cheese to forever to you, Tatay Jerry at kay Tita. Shout out po sa inyo. Happy anniversary. Okay? Much love po sa inyong dalawa. God bless you guys. Sige, continue natin to. Kung simpleng bagay, huwag na natin pansinin yan. Shout out sa'yo. Hindi ko lang mabasa diba, pangalan yung, mo. Yung tipo na, yung kahit simple things, ay, Butchoy, shoutout sa'yo, Butchoy. Magiging malaki talaga. Kaya, alam na natin yun na iba-iba tayo, may iba-iba tayong perspective na nakikita natin. Mm. We don't know, hindi natin alam kung ano yung nasa isip niya, no? And for instance, yung paglabas mo na you're very hype, you're very angry, na nagalit din ako, di ba? Yes, champ. Alam niyo bakit, champ? Gusto ko lang din i-explain bakit ganun ako naging reaction ko kahapon. Kasi, champ, napaka-selfish nyo. Yung iniisip... Ito, maganda tong explanation. Tingnan ko kung ano yung pasabi ni David dito. At kung madadagdagan ko, yung kanyang explanation gagawin natin, di ba? I'm not gonna try to put words in his mouth, just to be clear, ha? I will not do that. We're just gonna expound it. Play natin to. Yun lang yung nasasaktan kayo. Yun lang yung iniisip nyo. Nasaktan kami at ipapakita namin yung sa tao. Nasasaktan ako? How about naman kami? Nasasaktan na, din naging kami. Naging selfish ako. Please explain yung selfishness. Maganda yung tanong. Kasi maganda yung tanong. Play natin to. Every time na may nag-rant sa inyo or may nabasa kayong mga negative comments, nasaktan ako. How about us? Nasasaktan din naman kami. No. Hindi ako nasasaktan sa mga sinabi ng mga tao. Alright. Mag-i-explain lang ako doon sa expression of being hurt emotionally. Okay? Pero tapusin muna natin para hindi ako maligaw. Pakinggan natin. Tito Jerry, champe. Even Tito Jerry, kahapon nakakabasa lang naman siya ng mga Tito FY lang malakas. O di, Paul yun kay Tito Jerry. So, ano ibig sabihin nun para sa akin? While ngayon, nakakabasa rin naman kami dito, ang dami ng TTFY is assuming ano yung mararamdaman namin. Nasabi ni Tito Jerry, sawayin nyo naman yung ano nyo, yung community nyo nagsasabi ng ganyan. Okay. Wala na. Dali. Ng TTFY lang malakas. O kahit walang ibig sabihin, sinaway ko moderating team ko, nagbawas ako ng... GC para maiwasan yung ganyan. And then, ngayon naman dito, hindi nyo rin makontrol yung nagsasabi. And simula na start kayo, wala akong nakita, champ, na sinabi ninyo, yung mga haters dyan, please. David, I told you this. You guys will speak, they will speak. I'm not gonna stop people from speaking unless na binabastos talaga yung kwarta, yung room dito na talagang it's all right. Papasok tayo ngayon dito sa expression of emotion and feelings. Freedom to express whether it's a good or bad. Yun ang nangyayari. At doon ko nakikita to na, for example, si David, nakikita niya na may nagsasalita na hindi maganda sa community niya at napapansin niya yung sa baba, di ba? So, si Champ, like what I said, papasok tayo dun sa everybody can say whatever they wanna say as long walang hindi binabastos yung bahay ko. Tama naman yun. Yung concern ni David na hindi nyo naman hindi nyo sinasaway, parang ganito. May point naman si David dun. Di ba? Both side eh. Both side may point. Ngayon, maganda sa ganitong sitwasyon, especially if you're trying to express your opinion, etong tatandaan natin lagi. Kahit anong pigil mo sa emosyon mo, if you are really cannot control your emotion, you will say something. At yan ang nangyayari. Di ba? Yan ang nangyayari. And again, ang disposisyon nila, champ, dito, nila Miss Rachel, kung ano man ang sabihin ng nasa baba, as long na hindi sila na-atake, diba? As long na hindi nababastos, they can say whatever they want.
Diba? Yung point naman ni David dito, pwede naman sigurong sabihan. Yes, may point naman yun. Maganda naman yung, maganda rin naman yung point ni David na pwedeng sabihan, pwedeng bawalan. Wala naman problema doon. Diba? Pahingan natin do. I'm gonna let people stop. Wala na akong moderator. You speak your words. Kung ano man yun, it's your guys. Wala na ako doon. I am here to one bring thing also na very direct din na sinabi ni Champ na you speak your words, wala na akong moderator. Kasi before, ito guys, kung mapapansin nyo, sa live ni Champ, moderator ako. At kung ano man yung may magfa-foul words at may sinasabi, nagbibigay ako ng reminder doon. You will be hide, you will be deleted. Okay? You will be hide and you will be deleted. It's a reminder. Maganda yung may moderator ka rin eh. Ito para sa akin. Maganda rin yung may moderator ka. Maganda rin yun. Kasi it will help you to clean the comment section. Again, yung nangyari kasi kahapon, babalikan natin ha guys, babalikan natin para lang lahat tayo dito eh may idea at hindi maliligaw. Kung napansin nyo, nagtampo sila si Sherwin at si Bro David na bakit naka-jacket at moderator si Kuya Zion at si Madcat. Tandaan nyo yun. Balikan lang natin ha, para connection, konektado tayo, di tayo maliligaw. So kila Champ, kung ikakatampo nila David, mas maganda, wala na akong moderator. Kasi for them, popumlibahin pa ba nila? At sasalain pa ba nila kung sino yung kanilang maging moderator o hindi? So for them, the solution is, let me just wipe out all my moderators and you can just say and comment whatever you wanna say on the comment section. Diba? Kasi kinatampo nga nila David eh. Kinatampo nila Bro Sherwin. Na bakit naman sila Zion? Eh, kaaway namin yan. May atraso yan. Blah, blah, blah. May moderator. Tapos si David yata, nawala siya ng moderator. Whatever. Diba? Hindi ko alam. Pero yun ang narinig ko lang. So for Champ and Miss Rachel, katampo pala. Eh, di laganda wala ng moderator. So yun ang nangyari. Ayan ang nangyari. Walang moderator sa baba. So everybody's freely to speak kung ano yung gusto nilang sabihin sa bawat isa. The question here, ako na lang, kung ako yung walang moderator, sa tingin nyo masasala ako lahat ng nasa baba na comment? Kung napakadami, ilan ang nanonood dito during that time? 500, 700? Nangyari na sa akin yan before. Nag-viewers kami ng 5, lalo na si Makmak, 2,000. 3,000. Ako nagpa-500, 700. I cannot monitor lahat ng sinasabi sa baba. I can make a reminder. But if they're not gonna follow, man, ba't ko pa yung monitor? May show ako. Meron akong focus na taas dito. Meron taong nagdedebate. Diba? So for them, sinabi, sige, wala na ng moderator. So wala na ngayon, wala na nag-hide ng mga comments sa baba. So of course, si David, makikita niya yan, matitrigger siya. Magagalit siya. At syempre, because ang channel na yan is Ketchum, magtatanong siya. Diba? Magsasabi siya, Champ, ba't hindi mo man lang ginato ganyan? Pero before nung may moderator sila, naiiwasan yan. Diba? Naiiwasan niyan before kasi naiya-hide. Tinatanggal pag may nagmura. Diba? Ito rin naman. Ang ano ko rin naman, maging sana lahat tayo, especially sa channel ng kahit sino, maging responsible tayo sa pagbibigay ng komento. Yun lang naman yun sa akin. Diba? Yun lang yun sa akin. So, dito, sinagot nila Champ at sinabi, sige, wala na lang moderator. Walang moderator. Para walang tampuhan. Tinanggal lahat ng moderator. O, di, lahat ngayon nakakapagsalita ng kahit ano. Eh, paano mo ngayon ma-hide yan? Hindi, sa tingin mo ba, para sa akin ha, para lang sa akin, si Pao nga, nandiyan sa taas, nagsasalita. Para sa akin. Sa tingin nyo ha, si Champ, mamomonitor niya, imomonitor niya lahat yan? No. Let them be, whatever they wanna say. So, ang aking advice sa ganitong sitwasyon, do not pay attention on sa mga nagsasalita sa baba. Wag na wag kang
pagbabasa ng comment, especially pag dumayo ka at ang pinuntahan mo eh hindi pabor sa'yo 101% ng tao. Kasi you will be out of focus. Focus ka lang dun sa denayo mo at sa taas yung pinuntahan mo. Kasi ang ano naman natin dito, ang ating ang mission or ang gusto naman natin mangyari, kaya tayo pumupunta sa ibang channel kung meron tayong kahidwaan, eh para maayos siguro, masettle. Pero kung ifo-focus natin yan sa comment section, babasahin mo isa-isa yan. Men, I'm telling you, mag-i-ignite yan ng gulo. Kasi you never know, may mga fake account dyan, merong baka mamaya, meron ka pang supporter dyan na talagang binubuno ka na magmura. Diba? Para lang magalit ka. You never know. Diba? So, ang technique sa ganito, although I understand David, ang suggestion niya kay Champ, do not focus sa baba. Focus ka sa taas. Huwag mo nang basahin yung comment section. I've been there, done that before. Kulaong nation pa. Alam mo nila makmak. Lay natin to. Champ, wala na rin kami doon. Kung ano man yung nababasa nyo at nababasa ni Ma'am Ray, wala na rin kami doon. Kasi si Ma'am Ray pinapalaki niya eh. That's real talk. That's good. Real talk. That's good, David. That's good. That's good na you let yourself Champ, go with talk that. Talk to Ma'am Rachel Champ na, please, pagka may mga ganitong issue, huwag niyong palakiin. Kasi ito nga, nadadrag ng nadadrag. Ngayon, kami naman ang nadadrag ng nadadrag. Nananahimik na ako as much as possible. David, the only issue got big because you came very aggressive. No? We were only talking. Doon talaga ako, guys, honestly, yung pagiging aggressive ni Bro David nung umakyat siya diyan kila Champ, para sa akin, hindi naging maganda talaga yung epekto sa karamihan. At for sure, yung mga taong hindi nakakaunawa, ang tingin sa kanila at magiging tingin sa kanila, sobrang foul yun. Diba? You umakyat ka, tapos naging aggressive ka, and then you start yung assumption mo. Act yun, ha? That's an explanation according to the act that you did. Tayong lahat. Pag nag-assumption tayo, nagbigay tayo kagad ng assumption without clarification sa isang situation, that's an act and that's how you name the act itself. Okay? Hindi naging maganda talaga. Honestly, I'll be very, very honest kasi kaibigan natin itong mga to. Diba? We want to help them. Hindi naman para pinpoint mismo para maintindihan at we can improve, we can be much more better next time. Learning experience eh. You learn from your mistakes. Now, when you learn from your mistakes, of course, hindi mo na siya gagawin ulit. Di ba? Lay natin to. Okay, easy lang kayo dyan ha. During her name that we found it on your but we weren't blaming you. We were saying that this guy is following you to bash you and is using her name. We were just clearing her name. And then you said something, sumisigaw, very aggressive. Kaya lumaki yung issue. That's part of me. Ikaw din, sumigaw. Well, that's part of you. Be honest, hindi talaga sana naging ganun yung approach. The approach itself. Kasi talagang nagkaroon ng wrong judgment. Diba? Wrong judgment talaga. Wrong judgment call sa gano'n. Na yung approach, sana nagtanong. Ay, pero lang sa, yun sa akin, the question is very, very good. Pag nagtanong, ito ha, sasabihin ko sa inyo guys, ang pagtatanong po sa isang bagay na hindi natin naintindihan, ay hindi ka sign ng kabubuhan. Tandaan nyo yan. The more you ask question, the more kang nagiging intelihente sa bawat action mo. Hindi po katangahan, kabubuhan ang pagtatanong pag hindi natin naipindihan ang isang bagay. Huwag tayo magbigay ng assumption kasi from that assumption na minsan na ina-act natin, binibigay natin, napapahamak pa tayo. Di ba? So ako, para lang sa akin, advice ko to kay Bro David, no? Sana nagtanong muna siya to clarify. Hindi yung nagkaroon ng aggressive na act at nagkaroon ng assumption doon sa nangyayari from the last night o two nights ago na LS. Para at least, nalinaw muna. Diba? Nalinaw muna. Play natin to. That's part of you, David. That's part of you. This is part of her. Yeah. Eh,
wag mo tiyam sa akin sasabihin na sumisigaw ako. Sumigaw ka rin sa live ko na dahil nagalit ka. Emotion natin yun eh. Emotion natin yun eh. You yelled at me first. As a man, ganun din ako. And of course, let me tell you this. Nagpapasalamat ako because I learned so much from you and that. Gusto nyo ng facts? Gusto nyo ng facts? Huh? All day cheesing? Nawala sinasabi si Ma'am Ray? Gusto nyo ng facts? Huh? Ayan na si Pao. Si Pao, hindi ko alam kung umakyat to para magpatay lang ng camera at magdasal siguro ng Ave Maria habang nagkakaroon ng discussion dyan sa taas eh. Kailangan ko ba naman si Pao magiging mediator para magtanong both side at maayos. Pero siguro I understand Pao na nahihirapan din siya dahil the emotion is very very high. Di ba? The very very high. So, hindi siya siguro makasingit. Di ba? Play natin to. So, tama na. Nag-aaway na siguro. Alright. Sorry, it's facts. Your channel din ito. Tatahimik na sana ako. Okay. Founder ako relax ng facts. Relax lang siguro muna, right. Mga sir. You open up this channel. Kasi you're doing good na it. I'm just saving my community kasi sirang-sira kami. Go ahead. As a leader, you wanna draw facts? Paglalabang ko. Okay. Ito yung isang nakita ko na nakapag-trigger again for the bid na magbigay at maglabas ng this is a private conversation. Etong papakita ni David dito, which is dapat hindi nangyari. Hindi dapat humantong sa ganun. Yun nga yung sinasabi ko, pagka nasa taas tayo, we all know na hindi tayo makakakita na 100% sa baba na magagandang komento sa atin. Do not even try to read. Hindi ka talaga makakapag-pay attention at ito ang nag-trigger. Pero para sa akin, hindi dapat ito nangyari. Tingnan nyo, i-rewind ko ng konti. Ha? May nabasa si David eh. Pakinggan nyo. Sabi si Ma'am Ray, gusto niya ng facts? Ito. Pakinggan nyo. May nabasa si David dito. Go ahead. As a David, leader, you wanna draw facts? Ipaglalabang ko. Ito. Rewind ko ng konti. Ha? Yung nababasa nyo at nababasa ni Ma'am Ray, wala na rin kami doon. Kasi si Ma'am Ray pinapalaki niya eh. That's real talk. That's good, David. That's good na you let yourself go with that. Talk to Ma'am Rachel Champ na, please, pagka may mga ganitong issue, huwag niyong palakiin. Kasi ito nga, nadadrag. Ngayon, kami naman ang nadadrag. Nananahimik na ako as much as possible. David, the only issue got big because you came very aggressive. No? We were only talking in clearing her name that we found it on your but we weren't blaming you. We were saying that this guy is following you to bash you and is using her name. We were just clearing her name. And then you said something, sumisigaw, very aggressive. Kaya lumaki yung issue. That's part of me. Ikaw din, sumigaw. That's part of you. So, that's part of you, David. That's part of you. This is part of her. Yeah. Wag mo tiyam sa akin sasabihin na sumisigaw ako. Sumigaw ka rin sa live ko na dahil nagalit ka. Emotion. Hindi kasi, bro, naging aggressive ka nga sa pag-approach eh. Yung live stream nyo. Napapanood naman natin yun, no? Yung nag-live si Bro David na aggressive talaga nung pumasok sila, champ. Aggressive na aggressive yung pagsasalita. Mataas ang pitch ng voice natin. So, ang tendency ng tao pag ikaw nasisigawan, ano bang tendency mo? Of course, magkakaroon ka, kahit papano, magboiling point ka dyan eh. Di ba? So, I cannot, kusabaga, how do I say this? Hindi appropriate yon. Maganda yung term na yon. Hindi appropriate yung aggressiveness na nangyari. Ay siya, si Ma'am Rachel. Ma'am Rachel, maraming salamat, Miss Rachel. David wanted to bring our private combo in front of everyone. Oh, see? Diba? Dapat hindi nangyari yan. Pupunta tayo dyan, Miss Rachel. Maraming salamat sa super chat. Ha? Nag-abala pa. Lapag na, guys. Biro lang yan. Ito natin yun eh. Lang yan. Lagi ko sing naririnig yan eh. Ang bihira kayo. Play natin to. You yelled at me first. As a man, ganun din ako. Tama. And of course, let me tell you. Magre-response according how you act. How you, ganito yun eh.
how people approach you will respond, or you will respond on their action. Diba? Tama. Pag ako murahin nyo sa tingin nyo, tatawanan ko lang kayo? Hindi. Diba? Sa tingin nyo, pag sinigawan nyo ako, hindi ako magtatanong, ba't nyo ako sinigawan? People will respond according how you approach them. So, ganun din ang naging reaction siyempre ni Champ dito na, sandali, you're very, very aggressive and coming strong sa amin. Very strong yung so you come up, you ano bang term doon? Parang napaka-aggressive mo. So, what's going on? Parang ganun eh. What's going on? So, sila siyempre, si Champ, papipikon niya. Dahil unang-una, malino naman yung kanyang mensahe no, na hindi naman sila pinapangalanan si Bro David na hindi nyo dinadrag yung pangalan namin dito at nag-iimbestiga sila dun sa circle of influence regarding about mas yung diba? At nalaman nila na yung account na yun ay mas maraming fina-follow sa kabila which is dun sa kaaway nila Bro David. Diba? So yun ang nangyari. Diba? Play natin to. Play natin to. This, nagpapasalamat ako because I learned so much from you and okay. and that gusto niyo ng facts? Ayan, ito. May nagsalita dito. Paano pagtataas na naman ng boses ni David? Akala mo kapantay niya yung kausap niya. So si David may nabasa sa baba at tanong, gusto niyo ng facts? Para sa akin, hindi dapat nangyari. Kasi it's a private conversation. Yes, all the private conversation has facts. Always. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Pero is it inappropriate for us to use that? Pag may argumentong ganito? Even though it's not even hindi dapat lumabas? Hindi. Hindi dapat. Hindi dapat ginagamit na weapon ang private conversation natin sa isang tao na nakakaaway natin kasi that's outside the issue. Siguro kung nagmurahang tayo sa private conversation, pwede yun. O tingnan mo, ikaw ang unang namura dyan. Ito ang facts. Ikaw ang unang nagmura sa akin. Ayan ang katunayan. Yun, pwede. Pero kung magpapakita tayo, for example, ng sensitive information, ito general advice ha, sensitive information because na-trigger tayo sa baba, hindi siya dapat nangyayari. Private conversation yan eh. Diba? Private conversation, hindi dapat ganun ang kinakalabasan ng argumento. Of course, there's always facts in a private conversation. Alam nyo ba ako guys, I learned it talaga sa eto, sa ganito. That's why, ako mismo, pagka, alam nyo, nasa GC ako ng iba-iba, hindi ako masyado nagbibigay ng information na masyadong sensitive. I can express my opinion and what? And disappointment. Even sometimes say something against the other person. Pero yung mga conversation na private, dapat hindi natin inilalabas. Play natin to. All day cheesing? Nawala sinasabi si Ma'am Ray? Gusto niya ng facts? Ay, nasipaw. And the powder yeah, of the tama facts. Na, nag-aaway na siguro. Alright. Sorry, it's facts. Your channel gusto din dito. Tatahimik na sana ako. Okay. Founder ako ng relax facts. Lang siguro mga right. Mga sir. David, you open up this channel. Kasi you're doing good na it. I'm just saving my community kasi sirang sira kami. Go ahead. As a David, leader, you wanna draw facts? Ipaglalaban ko. You draw facts, I will. Hindi, ako gusto ko rin malaman yung sirang sira daw si Bro David sa community. I really gusto ko silang ma-interview. At meron akong mga tanong na para clarification. Kasi maganda yung pag nagtanong tayo, not to insult the person. Tandaan nyo yan ha. Magtanong ka, it's for always a clarification para naiintindihan natin yung hindi natin naiintindihan. At ang pagtatanong, hindi siya katangahan or kabobohan. Tandaan po natin yan. Okay? Yun ang sinasabi ko dito. Ha? Hindi po katangahan at kabobohan ang pagtatanong. Tandaan nyo yan. For example ako, na misinterpret nyo, huwag nyo akong bigyan ng judgment. Tanungin nyo ako. Diba? Tanungin nyo muna ako. Then sasagutin ko kayo accordingly dun sa talaga sa katotohanan. Kasi dun tayo minsan mapapahamak.
magkakaroon tayo ng wrong judgment call sa mga sitwasyon na ganito. Diba? So dito, etong na-trigger si David, may nabasa sa baba. Ewan ko, ba? Tingnan natin yung chat, ha? Ang hami kasi yung chat dito. Nandito rin si, ano, Quadro Alas, it's my boy. Basta anyway, wala akong makita eh. Tama, ang dami talagang against sa kanya dito. So, talagang kung ako si David, matitrigger ako. Pero because nga yun nga, nagkaroon ng tampuhan sa moderator, siyempre tinanggal ni Chab. So, wala nakapagbura ng mga nagsasalita ng hindi maganda diyan. 'Di ba? So, lahat may free will sabihin kahit sinong gustong sabihin. Ah, tanong sabihin. 'Di ba? So, yung sinabi ni David dito na gusto niya ng facts, maglalabas ako ng facts. Private conversation na dapat hindi nangyari para sa akin. Play natin 'to. Just be just sure. Just know that you want sure. Okay. So why you're telling me stop wearing Casimero t-shirt? No. Okay. Bring it up to the thing. Sinasabi daw ni Miss Rachel kay David na why are you telling me to stop wearing Casimero t-shirt? Para sa akin, for example, kung ako yung, for me, again, magkakaiba po tayo ng pag-unawa. No? Hindi ko siya pwedeng gamitin for me na big deal. Diba? Hindi siya, para sa akin, hindi siya masyadong magiging ma-damage or whatever. Diba? Pero again, it's a private conversation kasi anything sa conversation na private, you can say anything eh na pwede talagang magamit against you. Honestly. Diba? Pwede ka talaga makapagsalita, makapag-type ng kung ano-ano. Diba? Na dapat pa rin hindi ilalabas kahit magkaroon kayo ng tampuhan. Again, every action, there's a consequences. At yun ang dapat natin iniiwasan. Pahinga natin to. Why? Is this how you react? Is this how you react? Is an F you to our face by wearing... yeah. Pakita mo. Balik tayo dun sa issue. Ha? Ako, bumabalik lang ako palagi sa issue. Itong pinapakita ni Bro David, hindi to yung issue na nangyari. Diba? Pero nga, like I said, because nagkaroon na ng salitan, back and forth na accusation, back and forth na nasigawan, 'di ba? So lumalim na nang lumalim hanggang sa talaga nasugatan na hanggang sa marami nang naglabasan na kung ano-ano na which dapat hindi. That's my take on this. Kasi ang issue lang naman is yung misunderstanding regarding about dun sa live at name dragging at name dropping na which is naipaliwanag. So sana doon sa lang support na 'yon nung naipaliwanag na ni Champ at ni Miss Rachel regarding dun sa issue. Na hindi naman yun ang ibig sabihin, right there and there sana na hindi na. Ngayon, for example, Bro David, Bro Sherwin, may sama ng loob talaga. Hindi na sana umabot sa ganito. Nandun na sila nag-usap sa backdoor. Doon na sila dapat nag-usap sa backdoor. Nagkaroon na ng private conversation. At pinag-usapan to na hindi na sa live stream. Kasi na-close na 'yung issue ng wrong judgment at 'yung maling akala. Kasi 'yun eh, maling akala eh doon sa nangyari. Kung na-close na 'yon, then meron pa pala for example, hinanakit si Bro Sherwin, Bro David, kila Champ and Miss Rachel. Nagkaroon sila ng conversation, nagkaroon sila ng Zoom meeting. And doon lahat sa Zoom meeting inilabas lahat ng kung ano man 'yung mga hindi naiintindihan, yung mga sama ng loob, doon inilabas, hindi na dito sa live stream. Kasi kung dito mo ilalabas yan, ano ang magkakalabasan nito? Pagpiestahan ng tao at the same time, lalalim at lalalim lang yung sigalot. Diba? And again, uulitin ko, sa mga action na nangyayari, there's always a consequences. Diba? Play natin to. Oy, Riza May! Shoutout sa'yo! Shoutout, Riza May. Lagyan kita ng jacket.
Let me do it for you. David, let me do it for you. Lahat ng ito guys, okay naman ng facts. Pero kung ang facts is regarding about the issue. Pero kung ang facts natin hindi sa issue, wag natin ilagay yung facts to be part of the issue. Ako, agree ako doon. Okay ang facts. Kung meron tayong facts, kung meron tayong proven evidence, doon sa issue, ha? Sa issue lang. Yes, latag natin. I-debunk naman yan ng another facts kung meron. Pero kung if it's outside the issue itself, wag na natin ipasok. Para lang maging, for example, kasangkapan natin or maging weapon natin. Kasi alam natin na hindi magiging maganda lalo yung kalalabasan nito. Which is, ito ang nangyari. And kagabi, mamaya, yung re-reaction ako sa part ng video ni Bro David, meron ako napanood doon na talagang ako mismo na nalungkot at na nagulat na sana hindi dumating sa ganung punto. Play natin to. Tignan natin sa tao kung sino nagsisinungaling. Okay, Bagsart, sinabi ko na pangalan mo. Huwag kang assuming. Sige lang, Bagsart. Meron kang ano dyan. Meron kang jacket. Okay. Sino daw si Ryza? Langya ka, Bagsart. I show facts. Here we go. I show your facts. Okay, I'm showing my facts. Ikamali yata ako ng timing. Si Pao, si Pao, bilang na bilang ko lang yung words na sinasabi niya dito. To be honest with you guys. I expect ko na, alam mo, naawa ko kay Pao Salud dito. Wala siyang magawa. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapagsalita. Di ba? Hindi siya makapagbigay ng opinion niya. Hindi siya makapagbigay ng kanyang ano. Hindi siya makapagbigay ng kanyang suggestion. At ang sasabihin niya lang, mali yata ang pinasok ko. Pao. I feel you, brother. Yeah. Lay natin to. Okay, DJ Mara, alam mo bro, ano, Grimas, ang pagpapaliwanag ng pag tayo'y galit at disappointment at disappointed, okay lang tayo magpaliwanag according dun sa kinakasaklawan ng issue natin kung bakit tayo disappointed at galit. Okay lang yun. Hindi ako against nun. Kasi honest feelings yung pinaparamdam mo sa tao. Pero kung if we're gonna go above and beyond sa issue at magkakaroon tayo, for example, ng yung magpapasok tayo ng isang bagay na hindi parte ng issue, hindi tama yun. Kasi lumalaki lalo yung gulo. Totoo yan. Lumalaki lalo yung gulo. Kasi ang goal dito eh, ang goal. Kaya nga yung pag-akit ni Bro David, mahinahon siya. Alam ko, kala ko maging okay sila. Si Champ, kinausap siya, in-entertain siya, nagbigay si David ng kanyang explanation about Kuya Zion and blah blah blah, family and stuff. In-entertain pa rin 'yon, 'di ba? Hindi na pag-usapan yung issue na nangyari before that. 'Di ba? Doon lang tayo medyo nagkaroon ng discrepancy or hindi naging maganda yung panimula ng pag-uusap. At ngayon, of course, emotional ka na. Naglalabas tayo ngayon ng isang conversation, for example, isang conversation na hindi parte ng issue. Kung parte ng issue, ngayon sabihin na natin parte na ng issue, pero still a private conversation na hindi dapat natin ginagawa. That's my advice. It's a friendly advice to each and everyone. 100% yun, ha? Play natin to. Sorry. Kala ko po okay na eh. Hindi kasi sila chap. Hindi, alam mo bro, Grimhas, ako gusto ko rin malaman dahil ang narinig ko nga recognition. Pero to be honest with you guys, naririnig ko nagpapasalamat si Champ and si Miss Rachel sa Team Manila, sa kila Bro Sherwin, kila Bro David. So from that part pa lang, ito honestly, hindi naman ako pwede magsinungaling dahil nasa live naman yung mga yun eh. At nandun din ako most of the time. Ano ba bang yung, for example, na recognition yung gusto natin malaman? Yun ang din, alam mo, yun ang tinatanong ko rin kanina. Nandun ako sa live ni, yung shota ni FLM, si Elma. si Elma. Ex ni FLM yun eh. si Elma.
andun ako, tinatanong ko rin yun, ano pa ba yung recognition na gusto natin? Pero yun nga, nagkaroon daw ng deny, dininay daw sila. Kaya nga, gusto kong mas maliwanagan at maunawaan pa eh. Ano pa ba yung gusto natin na recognition? Kasi yung para sa akin, kung ako tatanungin nyo, for example, nagbigay ako ng suporta, pinasalamatan ako, for sa akin, okay na yun, na-acknowledge ako. That's for me, it's good enough. It's good enough for me na na-acknowledge at nakita yung effort ko. Now, am I going to expect more than that? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero I cannot expect na mangyayari yung expectation ko. Diba? Kasi ang recognition naman is acknowledgement. Acknowledgement na nakikita nila yung effort at yung time na binibigay mo sa isang tao. Pero beyond that, gusto ko maintindihan ano pa ba yung klase ng recognition na gusto natin makita, maramdaman. So, ako nakikita ko na there's some mga dito ah, based on my observation sa issue na to. Meron din dito yung tipong bakit hindi mapagtanggol? Bakit may jacket? Doon ah, yun mga yun ah, yun lang yun ang napapansin ko at meron pa for sure na iba. At inexplain ko yung position ko diyan at inexplain ko kung bakit si Champ cannot just be a champion of isang grupo at kailangan maging champion sa buong Pilipino. 'Di ba? Kaya nga hindi sila makapamili ng side. Pero if you're going to ask me honestly, relationship and more time, mas mahigit na oras ang binibigay ni Miss Rachel ni Champ sa grupo nila David and Sherwin. Sino ba yung mas unang nakilala? 'Di ba? And of course, sila Champ and Miss Rachel, they exploring. They want like napaka direct naman ang sinasabi ni Champ. I want to be friends with everybody. 'Di ba? Makapunta ako kung kani-kanino man. I think for me wala namang problema 'yon. Kasi bakit? Uulitin ko 'yung sinabi ko kanina. Maganda 'yung sinusuportahan mong champion, pinapalakpakan din mismo ng kaaway mo. Hindi ka ba magiging proud noon? Di ba mas nakaka-proud yun? Na kahit yung kaaway mo, giningitian at pinapalakpakan yung sinusuportahan mong champion. Kasi nagbibigay siya ng good example at mas magiging proud ka pa dahil alam mo na mas close kayo ng champion na to. Di ba dapat ganun tayo? So yun ang kanilang posisyon dyan. Di ba? Play natin to. Rachel, talagang naghuhugas kamay eh. Parang kami mali dito eh. Another assumption. At pinagtatanggol ko community ko. O ano sabi dyan, Ma'am Ray? Ano sabi dyan? Diba? Ito yung sinasabi kong chain reaction. Nung nagpakita si David ng private conversation regarding about huwag mong suotin yung damit ni Casimiro, siyempre si Miss Rachel magre-retaliate or sasagot din siya. Hindi naman pwedeng hindi. So yun ang sinasabi ko na hindi magiging maganda kasi yung issue na hindi pa nako-close na misunderstanding, miscommunication, nadagdagan na naman ng another one na dapat hindi nangyayari. Isarado muna natin tong chapter na to. And then kung ano pa yung another issue mo, pag-usapan na natin kasi ganun dapat pag may problema. Hindi natin pwedeng magsolusyon tayo sa isa, pasok lahat ng problema. No. Iba-ibang problema, iba-ibang solusyon. Pwedeng isa lang. Ang anong, ano, eto, may solusyon sa isang problema na lahat ng problema, you need to agree to disagree and part ways. Pero kung ipipilit natin, ha, na isang problema hindi pa nasusolusyonan, magpapasok na naman tayo ng isang problema, sa tingin nyo, masusolusyonan yon kaysa sa unang problema? No, it will not. Never naman nangyayari yun. Kasi kada problema, iba ang approach, iba ang solusyon. Especially kung iba yung nilalaman ng problema. That situation itself. Di ba? So dito, tingnan nyo yung nangyayari. Naging gumanda ba? Gumanda ba? No, lumalalim lang. Lumalalim lang lalo. At si Pao dito, alam ko, nilalamig sa upuan. Pao, isa ka lang dyan ha. Lay natin to.
pretty much is a statement piece to us. Ito ah, big F- reminder. Huwag na po tayo mag-ignite sa baba. Kasi pag ako napikon, ite-turn on ko ang super chat comment section only. So ngayon, in order for you to say something, in order for you to say something, kailangan nyo mag-super chat. So huwag nyong hintayin na gawin ko yan. It's a warning. Behave lang po tayo. Okay? Behave lang. Alam ko, nagkakaasaran tayo sa baba. We are all adults here. Diba? Mag-act tayo according to our age. Okay? Yun lang ang aking advice. Sige kayo, kikita ako ng malaki sa inyo. Kailangan ko ng pambili ng gulong. Yeah. Sabi ni Omration, turn on super chat. Sige. Ayan, nagbigay na ako ng warning. Ha. Pag di kayo tumigil yan, ganun gagawin ko. Kikita ako sa inyo, maniwala kayo sa akin. At ayoko ang gawin yun. Baka sabihin nyo, DJ Byron, budol ka. Play tayo, play tayo. Oh, bakit ganun? Ba't bitter ka, ma'am? Diba sabi mo, gusto nyo magkasundo ang Team Casimero? Lahat tayo? Pero bakit you ganun? Know what you were doing, David. You're not stupid. David, you're not dumb. Stop playing dumb. So, yung t-shirt mo, isa lang ba yung t-shirt mo, David? You wanted to do it to prove a point. That's all. Be honest, so, man. That's all it is. Bakit natatamaan kay Champ? Bakit? No, wala kayo. Hindi ako tinatamaan, no. Bro. So, you didn't... Hindi kasi alam nyo, guys. Alam nyo. Hindi naman kasi it's outside the point talaga. Para sa akin, hindi yun ang punto eh. Diba? I mean, may beef na eh. May beef na talaga yung... Wala akong GCash, Larsen eh. Hindi, wala akong GCash dito sa US. May PayPal ako, pero wala akong GCash. May beef na kasi bro David and Jason Casimero. At yun nga, hopefully, masettle to inside the ring, no? Diba? Pero sana naman, yung ganitong issue, hindi na sana madagdagan pa. Hindi na sana lumaki pa doon sa sinasabi na nagpakitaan ng private conversation kasi hindi na nagiging lalong healthy. So, syempre si Champ at si Miss Rachel, nandun ka sa channel nila, sa tingin mo ba hindi sila magsasalita or they're just gonna be let you guys to, ano, let me rephrase that. Hayaan lang nila ang tao na may sabihin na ipakita na dapat hindi nangyayari. Diba? They have to say something. Diba? Diba? Play natin to. I didn't care about what I thought. If you don't care, wait. If you don't care what bakit about, ganun, wait, you bakit didn't care about what I bakit thought, ang right? Ng, bakit ang laki ng galit? David, you don't care? You don't care about what I thought? Then why did you even bother taking it off? Abo. Para walang issue, umiiwan. Dali. Sandali. Bumaba si Pao Salud. Hindi nakapagpaalam. Nawala si Pao. Nawala. Ay, loko. Play natin to. Basta ko, hinubad ko sa harapan nyo. Merong issue na? And then, ngayon, nag-issue kayo. Pero sa akin, dapat hindi issue talaga yon. I don't care. For example, ako lang ha, ako tataringin nyo. T-shirt lang yan eh. Diba? Kahit t-shirt pa yan eh, ng mukha ng pinakapangit na tao sa buong mundo. Nakakina kayo. Wala akong t-shirt yan sa suting. Pero ito yung sinasabi ko na, yung mga, ito para sa akin, napakababaw. Mababaw lang to. I'll be honest with you guys. Mababaw lang talaga. Pero yung point ng pagpapakita ng private conversation, yun ang malalim. Yun ang hindi dapat nangyari. It doesn't matter kung ang laman nun ng private conversation, David, tumai ako ngayon. Kailan ka tatae? Ganon sa... Di ba kahit ganon pa ang laman? Private conversation. Ay, sorry po sa mga kumakain ha. Di ba? Private conversation pa rin yun. Kahit sabihin mo, uy, alam mo ba, ngayon ko lang na-realize na yung kulangot ko pala, bilog. sorry. Di ba? Pero hindi mo pa rin pwedeng pakita. Hindi mo pa rin pwedeng pakita kasi private conversation yun. Kahit ganun lang kababaw. Di ba? Kasi nasisira ang tiwala. At yung ibang tao nakakapanood, nabibigyan tayo ng judgment. Bibigyan tayo ng judgment na,
Hindi ako mag-message dito. Baka mamaya, kung nagagawa sa ibang tao, baka magawa sa akin. At sa tanong natin, masisisi mo ba yung taong mag-isip ng ganun sa atin? Hindi. Kasi like what I said, every action that we do, there's a consequences. Whether it's a good or bad. Kahit the intention natin ay malinaw o maganda intention natin sa ibang tao, hindi ang dating. Diba? Kahit ano yan, kahit ano, we need to respect yung sinasabing tao. Kahit sino yan, general advice to, general advice. General advice. Pag private conversation, kahit sinasabi mo ano oras ka umiihi, dumudumi, kahit ganun kababaw yan, hindi mo dapat kailangan ipakita. Kahit kanino. Is that sign of respect and what? Whether you saying, whether hindi mo sinabi, word of honor kasi nagtiwala sa iyo yung tao. Word of honor. And of course, according we act according to our age. Diba? So yun. Kaya kahit para sa akin, t-shirt mababaw lang yan. Yes, ang bira, t-shirt ni Casimiro kahit 10 mukha na nandyan eh. Diba? Hindi yun eh. Ang point is yung conversation eh. Private, privado, pinagkatiwalaan tayo. Hindi dapat natin pinapakita kahit ano pa man yan. Diba? Pero kung yung papakita mong private conversation ay pinagmulan ng away nyo for justification, ha? Ito, uulitin ko. Para i-justify mo na nagsisinungaling yung tao na connected sa issue, yes, pwede. Kasi bakit? Doon nagsimula eh. So, i-justify mo. I-justify mo. Ito yan o. Oh. Sinabi mo, naalala mo, sinabi mo, dumumi ka ng alas dos ng madaling araw, pero hindi ka pala dumumi. 2:30 ka na dumumi. Di ba? Yes, yung ibig ko sabihin. Sandali ha, mabihira kayo. Ito turn on ko yung super chat ko. Ayun yung tumigil sa baba. Well, why is it probably do, have to do super chat at least 100 from beginning until now? Ang bihira kayo yung tumigil sa babae. Di ba? Yun ang sinasabi ko na kahit ganun man yung usapan, dapat hindi natin papakita at huwag natin papakita. Di ba? Eh kung gawin din sa atin yon, for example, hindi ba hindi rin natin magugustuhan? Hindi rin tayo magiging at least dun sa tao at mawawala na yung trust. Tandaan natin, trust is like what? It's like a glass. Pag na ba, ang baso nalamatan na, may lamat na ang tiwala. Di ba? So sana nakukuha niyo po yung point ko. Hindi yung sa t-shirt, hindi yung ano sinuot. Hindi yun. Hindi tayo doon nagkakaroon ng problema. Pagdating sa akin, ang sa akin is ano ba yung pinakita? Private eh. Conversation. Diba? Pinapawisan ka na rin, no? Pinapawisan na ako. Pump-up na pump-up ako sa pagpapaliwanag. Wala pa tayo sa kalahati na itong video. Diba? Bro DJ, swastikas isuot mo sa harap ng Diyos. Nag-service sa concentration camps. Isa palagay mo, no walang reaction. Meron. Meron po, meron. Diba? Play natin to. Merong is I. Being, what are facts. You doing? Show your facts. Okay. Show your facts. Come on, well, okay. All right. We want to play with Sean? Just go. We want to play with Sean? Let's play with Sean. Go. Oh. David? Okay. All right. Let's go. I trusted you because... No, wait. First of all, it's nothing that you ever passed me. Oh. Nothing you ever passed me. Nothing you ever passed me. Oh, tas ngayon, ganyan ka na. Pinagkatiwalaan kita dyan. Tapos okay. Ganyan ka na, pinagkatiwalaan kita dyan. Right. Tignan nyo kung sino ngayon ang manggagamit. Ha? Gamit. Ito na yon yung sinasabi ko na cause and effects. Cause and effects, di ba? Kasi na-trigger eh, naglabas si Bro David ng private. Ngayon si Ma'am, si Miss Rachel, maglalabas din siya. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sinasabi kong sa action natin may consequences na kailangan natin harapin. So, siyempre dito, si David, hindi na nagugustuhan kung ano may lalabas. I don't know.
kung ano yung ilalabas dito, siguro it's a very sensitive information, sasandil sila lang nag-usap. Diba? Play natin to. Oh. Guys, sila ay champion. Expose ka lang. Expose ka, Rachel. Expose ka, Rachel. Pinagkatiwalaan kita. At ito, lumabas. Hindi sana, alam nyo guys, hindi sana humantong sa ganito. Ito, I think, ito ang aking sa tingin dito. Kung hindi siguro, for example, naglabas si Bro David ng, oy, ito, suot ko t-shirt, sabi mo. Wala naman sigurong ganyang response. Yun ang akin, no, yun ang aning. Kasi hindi dapat lumabas. Ngayon, kung ano ilalabas dito, of course, si David, very emotional na. Diba, nagsasalita na siya ng mga bagay kay Miss Rachel and Champ. Si Champ nga, very composed ngayon eh. Dito sa live na to eh. Hindi ko to natapos eh. Kagabi. Kasi late na to. Very composed, no? Hindi na mainitan yung ulo. Diba? So, yun ang sinasabi ko na meron tayo dapat natututunan sa ganito na may cause and effects and may yung action natin, there's always consequences. Especially, hindi pwede lahat all the time napapabor sa atin. Even though we have the facts, tandaan natin, hindi lahat ng facts ay papabor sa atin. Yes, facts yung pinakita. Facts yun. Pero yung act itself na dapat hindi nagawa, hindi pumabor kay Bro David. So, tingnan nyo nangyari. Magre-response syempre si Miss Rachel regarding about, hey, binatumo ko ng ganyan, sige, babato ko to sa'yo. Diba? So, hindi uncomfortable na si Bro David. Nakikita nyo naman how he react uncomfortable na. Diba? Kung ano man yung papakita. Play natin to. Sa tunay na motibo mo. Kaya nang dumidikit sa amin. Kaloka sa amin, David. Alam mo, I protected you. I protected you and I protected SV. I protected yung financial situation ng SV. Oh, tapos ganyan. Lalaglag mo kami. Ikaw ang nag-una na, no? Ikaw ang nag-una na. I told you. Ikaw yung nag-una na. You opened Pandora's box, bro. You opened Pandora's box. Lumabas na. Kaya sila nandito sa atin. We'll bring everything. Don't worry. Ginamit tayo. Yung words na ginamit. Bakit natin mababanggit? Ito nga yung masakit kasi emotional na eh. Ito yung sinasabi ko, when we are very emotional talaga sa ganitong mga issue, we won't be able to what? To control yung mga words na sasabihin natin. 'Di ba? May consequences pa rin 'yan. 'Di ba? Pakinggan natin yung magiging hey Kuya Spencer, shout out sa iyo. 'Di ba? Pakinggan natin yung mga sasabihin dito ni Miss Rachel kay Bro David. Ito nga, si Sherwin dito, tahimik eh. Tahimik, nakikinig lang. Siguro nag-o-observe. Kudos kasi may compose. Compose siya dito sa pagpasok niya dito. Compose na compose siya. Pakinggan natin. You're the one that started it. Kaya nga eh. Everybody hurt you. Medyo mahina yung audio mo, David. Para makita rin ang Casimero. Yeah. Sige, please. I have nothing to hide. Sandali. Come on, gumagawa ka pa ng GC, ha? No, oh, diba? Gumawa siya ng GC. Against ulit ako sa ganun, no? Kasi ano yan eh, outside na yan dun sa issue ng misunderstanding. Diba? Again, syempre, ang dating yan sa ibang tao at ang dating yan sa mga nanonood, ayan, titignan natin to, ha? Babasahin natin yung mga comment dito. Hindi magaganda yung comment. Ganyan din ginawa nila. Ito isa. Ganyan din ang ginawa nila sa Casimero. Out na kayo, haha. Sikat ba kayo? Parang bata naman. Walang respeto ka, David. Karma, ganyan din ginawa nyo kay Casimero. Tapos na to, eh. Bastos talaga. Diba, tingnan nyo yung nagiging react ng tao at nababasa natin dito sa comment section nila, Miss Rachel. Hindi naging maganda. Diba? Kasi ako, against na kaagad ako dun sa... Against na kagad ako dun sa paglalabas ng conversation na private na pinakita sa screen. Kahit nga sabi ko sa inyo, ang conversation niya, bro, kumain ako ngayon ng pulburon. Lasang etat pala. Kahit ganun lang kababaw. Pero the fact itself na private yun na hindi dapat sinasabi or pinapakita. Kasi text yun eh, private convo. Diba? Diba nga sa private convo minsan nagkakaroon ng papahamakan ng isa't isa? Hindi niya na mabigikita yun. Diba kaya nga, pagka minsan nawawala ang cellphone ng isang tao, ang unang-unang iniisip niyan yung mga picture.
Pangalawa, yung mga text messages na private. Diba? Diba yun ang pinapangalagaan nyo? Yung private na conversation nyo sa tao. Baka mamaya may sikreto ko nabanggit doon na lumabas kasi nawala yung cellphone mo. Diba? At nangyari yan. Nakita natin yan sa TV na nangyari. Yung mga leakage ng conversation. Yung private email ni Hillary Clinton na nag-leak. Diba? Oh. Yun ang sinasabi ko na dapat pag mga ganyan issue, ilabas natin yung private conversation. Huwag natin idadamay. Kung ito ulitin ko ulit para malinaw. Kung kasama sa issue at dun ang pinagmula ng issue, yung private conversation. Ito yan oh, sinabi niya dito, mabaho daw yung pabango ko, amoy utot, pero hindi naman pala. Ayan ang totoo. Oh. Pwede, kasi yun ang pinagmulan. Pero kung hindi na, wala sa issue, wala dun sa pinagmulan ng gulo, hindi natin pwede ipasok. Sana po naiintindihan niyo yung paliwanag ko. Ala TV Effect, shoutout sa'yo. Play natin to. At dito, tingnan niyo nangyayari, hindi nagiging maganda yung kanilang usapan dito. At ako nga, buti nga, compose si Sherwin tsaka si Champ dito. Pakinggan natin. Ako nagsisin. Kasi nga eh, ayoko na eh. Gusto ko na maputol. Kasi may hey, SB, you might want to control your brother real quick. You might want to control your brother real quick. Ay, sus. You might want to si control SB your brother real quick. Kasi ikaw pinagkatiwala ka ka namin. O ngayon, insider ka nga. Ha? Tapos na tayo, Rachel. Pati yung pag-accuse, no? Hindi rin maganda yon. Ito naman, meron naman tayong matututunan dito sa ganitong nangyari. Actually, yung positive naman dito na kung ito, nangyari to, di ba, nangyari itong kaguluhan or itong kanilang argument na mayroon tayong lesson na mababaon dito. Kaya kung nga ine-expound ng malawak tong expound na malawak pa eh, no? Kaya kung nga ine-expound yung explanation para mas maunawaan natin lahat. Di ba? At maisip talaga natin mabuti na ano ba yung dapat mga nangyari at hindi nangyari. Ano ba yung mas sana, mas napaganda sa hindi napaganda? Diba? Play natin to. Tapos okay. Na. Ginamit mo kami. Here we papakita go. Papakita ko sa tao kung gaano ka okay. Manggagamit. Shout po, Arlene Luwalati. Okay. O ngayon, eto lumalabas dyan. They okay. Hate yan. Kasi okay. Turn on ko yung super chat. Magsusuper chat ba kayo? Bihira kayo. Away kayo ng away. Sige, turn on ko lang for ilang minutes nila natin. Ayan. Tignan natin. Kung makapag-chat pa kayo. Asan na? Dinner on ko na. Ba't wala? Ba't wala? Andali. Refresh natin to. Bihira kasi kayo. Away kayo ng away. Nawawala tuloy ako sa concentration dito eh. Ayan. Ano ba nakalagay dito? Skip nga natin to. Bihira kayo.
Meron ba ba? Wala naman ah. Wala yata nangyari. Tinanoon ko na yung chat. Wala tuloy sila. Bakla ka. Wala, wala. Hindi, hindi nangyari. Sandali nga. Bihira kayo. Sandali lang, sandali. Ayusin ko. Wala, ayaw. It's okay, guys. It's okay. Mag-super chat na lang kayo kung gusto nyo mag-super chat. Pero I think I cannot turn it on while I'm doing it. What's it? Pag naka-live na. Okay? Alright, play natin to. Bihira kayo. Easy lang kasi kayo dyan sa baba. Kayo naman. Bihira kayo. Hey, Chan. Oh, ngayon, sino ang magkakampihan? That's logic. Maging logical. Okay. Maging logical tayo, mga kaibigan. Hold on. Waiting. Stay here. Patawa-tawa na lang. Di ba nagagalit ka, champ? O di ba magalit ka? Wala ako. Wala, I told you yesterday. Yesterday, nagalit ako yesterday. Ngayon, I told you, I'm very calm. Wala na ako. Wala na akong galit, bro. I told you. Kagabi, nagalit ako. Ngayon, wala akong galit. I told you. Wala rin akong galit, pero... But tumisigaw ka, bro. Yung champ niya sa akin kagabi... Batay ngayon sa sinasabi nyo, parang naguhugas kamay naman yata, masyado. Oo, naguhugas kamay ako kasi baka maka-COVID ako. I want to help people. I want to help Casimero. Oh, you have to wash your hand kasi may COVID eh. Isuot ko lang yung Team Casimero na t-shirt. Pack you na ako. I didn't know any of that. That's all I knew. I already exposed you. I already exposed you, champ. You can try. You can try to expose, bro. You know, I'm gonna do what I need to do. Press one. You guys wanna see me? You know. This is going to be uncomfortable. Itong, siguro kung ano ilalabas dito, hindi ko kasi nabutan. Uncomfortable na. Si Sharon nga, nag-yosi-yosi lang dyan, no? Diba dapat, alam nyo guys, yun nga, no? Ito yung mga act natin, minsan hindi natin nare-realize na there's consequences and bigger consequences along the way. Yun ang sinasabi ko. Na that's why, this a reminder for coming from me. Over and over again. Now we need to what? To be careful sa mga babanggitin, sasabihin natin. We have to. Kasi hindi man mangyari yung consequences today, along the way, pwede. Along the way, pwede. Diba? So we have to be careful. We don't want to put ourselves in a very, very bad position. Uncomfortable position. We don't want that. I don't want that you guys to experience that. Kaya lagi ako nagpapaalala. Now, if sasabihin natin na, oh, kaya naman namin, we can take the hit. I mean, we can say that pag wala tayo dun sa ganung position. Pero like I said, I have friends who's going through those situations right now. Are they happy? Not. Are they comfortable? Hindi. Diba? Are they family happy? Not.
mentally, emotionally, financially drained sila. And we don't want, I don't want that to happen to anybody. Diba? I don't want that to happen to anybody. Yun ang sinasabi ko. So maging maingat lang tayo. At ito, like I said, hindi naman yung, para sa akin, wala talaga kung yung t-shirt. Pero yung privacy ng conversation, that's very, very, it's parang word of honor yun na, tapos, na nabale. At ngayon, for example, si Miss Rachel magre-retaliate, ipapakita. Ganun din ang nararamdaman ni Bro David dito. At sana hindi ganun ang nangyari. Pakinggan natin to. Fun, if you guys want to see. Come on, bro. Tignan natin. Oh, guys, ganito niya kaming ginamit. Sir Chan, what was I supposed to get from you? This is how. What? What was I supposed to get from you? What was I supposed to get from you? I'm making sure that it pati yung pati yung gamit word, gamitan words. Hindi rin maganda eh. Dapat for maganda maiwasan din 'yun eh. Pero again, si Bro Sherwin is Bro Sherwin tuloy, si Bro David mainit na kasi. So he can kumbaga kung ano man yung sasabihin niya, syempre hindi na niya naiisip na baka 'di ba hindi maging maganda yung kalabasan kasi bro, para sa akin ang daming nanonood dito, ang daming nanonood dito sa baba. Oh. Diba? Ang daming nanonood, ang daming nagbibigay ng kung ano-anong komento rito. 'Di ba? Na hindi naging maganda sa hindi naging pleasing. 'Di ba? Sa mata, at tingnan niyo yung views ngayon, 8,363. Siyempre, marami pa may magre-re-upload niyan, yung mga magre-re-upload, siyempre kukunin nila yung mga pangit na scene diyan talaga at i-re-re-upload, 'di ba? Sa tingin niyo may magbi-video reaction, ipaliwanag? Sana meron. Sana man lang meron, 'di ba? Huwag niyo po idamay si DJ. Ako meron, si DJ private yet. I'm backstabber, kalokwa kayo. Ano si DJ private? Hindi ko maintindihan. Basta easy lang kayo diyan. Pag magmura kayo, mag-super chat kayo sa akin, bihira kayo. De biro lang 'yun. Wag na kayo kasi mag-ano diyan. Guys, kung ano man yung mga iano nang natin, chill lang tayo, chill lang. Play natin 'to. The vid that sent it to me. Ipakita ka ng sure. Fox. Ipapakita ko rin kung bakit mo inihingi yan. Di magpakita ka, kaya ako nagsisend dahil lang ihingi ka. At sino ba naman ako? Champion kayo eh. Respeto. Sige po, Ma'am Ray. Come on, bro. Naging don't be so stressful. Ako. Naging aso mo kami. Well, you're acting like one. May personal barking, ka. Barking. What? Can't hear you. Yeah, nawala si All right, guys. David. You guys want to see what happened? All right, hold on. Send a link. You guys really want to see? Okay. Sige. Send a link. I'm just making sure that the way that I captured everything is super linis and super clean. Kasi I don't want anyone to say that I made anything up, no? May market pa lang mga iba dito. Anyways, guys, you know what? Ito. People are always gonna be what they're gonna do. You know, it's out of my hand how they're gonna feel. It's our choice to feel. You know, he can say his perspective of me saying na hinuhugas ko yung kamay ko. That's fine. That's his perspective. You know, he's the one that was talking crap before, and that's fine with that too. Mm. You know, ako wala akong problema sa mga opinion ng mga tao. You know. And we'll just go from there. You know, wala na akong magagawa doon. Desisyon ng mga tao yun. Desisyon nila yun to be that way. Why did he drop? You know, and sinabi namin na, you know, I mean, they're just gonna be who they're gonna be. It's out of my hand how they're gonna be. Wait lang. I'm just making sure. Kung ano yung papakita dito, gusto ko lang makita at bibigyan ko ng reaction. That's punta tayo doon sa live ni David kahapon. At magbibigay din ako ng reaction. Nagpaalam naman ako kay Bro David. Again, ang reaction ko is very fair, guys. No? Very fair. And then I'm very, very direct. Kasi I always wanna emphasize
Okay, emphasize palagi yung mga point na hindi natin minsan naiintindihan at nagbibigay tayo kagad ng what? Ng judgment call, 'di ba? Dito tingnan nyo, yung private, ito para sa akin, uulitin ko ha. Ulit-ulitin ko na lang. Yung private conversation na pinakita ni Bro David. Like what I said, kahit ano man 'yon, nangungulangot, nagbabanyo, kumakain, still private na hindi dapat nangyari. Kasi may balik. May balik. Eh, ito yung balik. Ginahanap ngayon ni Miss Rachel. Ngayon, ano magiging response nito? At kung ito ay may magiging impact sa ibang tao, sa tingin ba natin maganda ang kalalabasan? Kung for example, may impacto sa ibang tao, maganda ba yung magiging sitwasyon ng tao? Hindi. Because of something or action na ginawa natin na hindi naman kasama sa issue pero ginamit or kinuha natin to be part of the issue, ngayon mas malaki yung magiging extent ng damage. Diba? Na sana, hindi sana ganun yung nangyari. Kung nakontrol lang pala, nakontrol lang natin siguro yung emosyon natin. Kasi ako, like what Pao said, ako din, nung umakit si Bro David, maayos, mahinahon, nagbigay siya ng opinion, nagbigay siya ng kanyang saloobin kay Kuya Zion, and blah, blah, blah. Sinabi ko naman na hindi dapat dito pag-usapan. Kasi ako, yun din ang point of view ko, kahit sa akin mangyari yun, hindi dapat dito yan. Kasi it's not, it's out of my, wala na akong ano dyan, wala na, labas na ako dyan, ayoko maging parte niyan. Diba? Kung ano man yan, you do it. Pero me, I don't wanna be part of that. Diba? Yun ang naging una akya. Tapos, after nun, nagtanong and then nakinig si Jam, nagbigay ng advice. So far na so, fast forward, lumala yung conversation. Naging argument na. Argumentative. Hindi na nasara yung unang issue ng pagiging aggressive at misunderstanding about dun sa unang live stream ni Jam and ni Miss Rachel. Hindi na nasarado yun. Hindi pa nga nasasarado yun. Hindi pa nga nagkakaroon ng kaliwanagan doon. Even though may explanation na, nadagdagan na naman ng panibagong problema na dapat sana hindi nangyari kung hindi nagkaroon ng papakita ng private combo. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, saan to patungo? Amen. Hopefully, we're not gonna see the worst out of this issue. At hindi na naniniwala naman ako. Naniniwala naman ako na itong issue to matatapos. Itong issue to hindi na lalaki. Hopefully. And I'm praying for that. Honestly. Kasi may mga taong madadamay at may mga taong hindi naman dapat maging parte, nagiging parte. At syempre, unang sasabihin ko palagi, di ba? Champ and Miss Rachel. Okay? Ito, we have to accept this eh. They have name. They established their name and reputation in and outside of the boxing industry. Champion sila sa lahat ng Pilipino. May bigay silang karangalan sa Pilipinas. Accept natin yun, di ba? I accept natin yun. Kaya nga hindi sila pwedeng pumili. Hindi sila pwedeng maging champion lang ng isang grupo at pag nanalo sila, pinapalapakan sila ng isang grupo, minumura sila ng isang grupo na kaaway natin. Hindi pwedeng ganun. At ako mismo, hindi rin dapat ganun ang pwedeng mangyari. Diba? Uulitin ko, kung tayo ay supporter ng isang champion, maging proud tayo dahil kahit yung kaaway natin, pinapalakpakan siya. Chini-cheer siyang manalo. Diba? Mas maging proud pa tayo lalo kasi close tayo dun sa champion na sinusuportahan natin. So sana naiintindihan niyo po yung point ko. So itong nangyayari ngayon. I mean, ano ba makukuha natin dito? Ano ba yung magiging epekto nito sa atin? Sa community na lang. Diba? Play natin to. I have everything. At si Pao tumakas. Si Pao salud tumakas. Pero alam ko babalik dito yan eh. Flag for those. Totoo. Yeah, so. Yeah, we might get flagged for those. But anyway. All right, bro. Well, so before this, we are going to do this. Akyat daw si. Akyat si.
Patas. Sa? Si? Sa? Si Pao. Akyat si... Papi Cholo, shout out. I think so. Let him come up. That's fine. I have no issue. No issue. If Jason oh, it's Pao's right here. Hey, Pao. Pasensya na, Pao. Si Pao, nagpupulas daw ulo eh. Lagi ya. You know, I was gonna go up because I was okay na ipababa na eh. I was gonna say sorry to everyone for what's happening. Nakakalungkot. Naalala ko pa, alam mo, I was one of the first one na nagdagawa ng mga boxing vlog o mga ganitong usapan. It was all about boxing, it's about asaran, wala masyadong personal. Nalulungkot ako sa nangyayari. And I wanna apologize sa mga nasaktan natin lahat. Kung sino man, ako, ikaw. Nakikita ko yung comment section, lahat tayo nagpapataasan ng ihi. This isn't really what I was gonna say, but because ang nangyari, lahat tayo pinagtatanggol yung sarili natin. Siguro, minsan may umatake, minsan pinagtatanggol. Problema, may opensiba pa rin, kaya naglalo nagkakainitan. Bumaba ako, hindi ko na naman ma-handle yung init. And syempre, we're gonna... Hindi ka pala pwede maging mediator. Caught in the fire. At ako being part of the boxing industry, I hate what's happening. Yung mga kaibigan ko, nagiging kaaway ko, yung mga idol ko, nagagalit sa akin si Cuadro Alas, nagagalit sa akin kung sino man, yung mga kaibigan ko rin, yung mga lantayaw. I hate it na nagkakaganito. Bilang isa sa nauuna na gumawa nito, guys, please lang, nakakaya na tayo sa buong mundo. Hindi na, wala na to eh. Wala. Ay, nako, Pao. Kakaya. Hindi, yun nga, alam nyo yung cause and effects na ito. Everybody will be affected. Lahat mapupulaan dito. Lahat. At tatandaan natin, hindi man pangalanan yung mga tao na involved, i-generalize naman. Ay, alam nyo yung mga nandito sa ganitong-ganito, mga troublemaker yan. Ay, alam nyo, ito si yung champion na sinusuportahan nila. Bakit? Diba ayaw natin yun? Yun ang pinupunto ni Pao dito na gusto ko lang din dagdagan. There's people will always say something about, tandaan natin, sa isang daan na tamang ginawa mo, magkamali ka lang ng isa, mas nakikita ng tao yung pagkakamali na isa. Yung isang daan na tama, minsan natatago na. Lalo na ako sa ganitong usapan, sa ganitong issue, sa ganitong tawag dito, situation. Diba? Diba? So, hindi nagiging maganda. Wala naman, alam nyo guys, kung may mababago sana sa buhay natin, unang-una, magbibigay ako ng point of view ko dito. Kung mababago yung buhay natin, yayaman tayo. Mabibili mo yung gusto mo sa sakyan, bahay, go ahead. Pero kung yung dignity natin at yung mismong race natin as a Filipino ay madudungisan at malalamatan at mabibigyan ka ng label dito sa world of YouTube or social media, is this going to be favorable for you? For us, is this what we want? Diba? Walang may gusto niyan. Hindi natin to ikakayaman or ikaaganda ng buhay natin. Tandaan natin yan. And it's sad na ganito ang kinakalabasan ngayon. Diba? It's sad. Play natin to. It's... And nakakahiya, I'm with you, Pao. I'm with you. But unfortunately, wala tayong control sa mga emosyon ng mga tao. Unfortunately, yeah, yes. Wala tayong mga control sa action ng mga tao, anong gagawin nila. And we'll just do our best. Yung nga sinabi ko kanina. No, okay, na, press one. You want to hear about Sean Gibbons. Press one. See? Is this going to be good? Sino yung mga taong maapektuhan dito? Number one. Sa binanggit ni Miss Rachel. And alam naman natin kung sino yung magiging nagtatrabaho doon. Ayoko nang sabihin kasi wala siyang alam sa nangyayari. Pero it will be effect. Kung ano man yung maging cause and effect nito, may mga taong
madadamay. And we don't want that to happen. Diba? Play natin to. Siguro, magpapaalam lang ako. Gusto ko lang let me just talk to Pao for a minute. Let me talk to Pao. But buti nga yun, Pao, that yeah, you know, yun nga sinabi mo, no? It binastusan na yung mga ano natin dito and hindi, you know, it's unfortunate. It's very unfortunate. Dapat ang usapan natin boxing. O dapat usapan natin is respeto sa mga boksingero. Oo nga eh. Eh ngayon kalokohan na eh. Ako agree ako doon na yung boxing, yung sports itself. I mean, yeah, there's going to be trash talking, pero go above and beyond of the trash talk and dumating sa personalan. Hindi na siya maganda eh. Hindi na siya healthy. Yes, may point of view. Sabi ko nga doon sa reaction video ko. Pupunta ako kay bro, kay Jason, with all due respect sa'yo. I-debunk niya lang yung mga accusation nila bro David, Sherwin, niya SB. Tapos na yung issue na yan. Wala na. Hindi na yan lalaki. Okay? Debunk lang. Issue sa issue lang. Doon lang tayo mag-focus. Issue sa issue. Pero nangyari, we go above and beyond na we feel that sometimes we ourselves, sometimes tayo, we feel that, hey man, I'm untouchables. Untouchable ako. Hindi ako pwedeng, walang pwedeng mangyari sa akin masama. Bakit? Kasi social media to. Doon tayo minsan magkakamali. Di ba? Mas malaki ang magiging damage nito sa image ng isang tao. Dahil ang social media, what? Unlimited ang pwedeng manood at makakita ng ginagawa natin. Action. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Diba? We cannot be feel na untouchable tayo in social media. Diba? Play natin to. Respect to all. Sabi mo kanina, kahit hindi boksingero, sana ano lang, umaapila lang po ako sa lahat ng mga tao, lahat ng mga, lalo na yung mga katulad natin na influencer. Please, ceasefire. Sige pa. Okay na yan eh. Okay na eh. Yeah. Okay na, daming soul. Tsaka siguro pag tayo inaasar. Si Pao, hindi kasi alam nyo si Pao. Observation ko kay Pao. Even before na-roll sa kanya, talagang we cannot handle heat like this. Hindi siya sanay eh. Hindi kasi yun ang kanyang tema at hindi yung kanyang diba, panlasa. Wala siya talagang, hindi niya pwedeng, kusabaga, wala siyang magiging magandang, I don't know, meron siyang magiging positive na contribution, pero as much as possible, he will try to avoid this kind of stuff. Eh, pero nasa mundo ng boxing ngayon yung issue na ganito. Diba? At nakakalungkot lang no, na nangyayari itong ganitong bagay na it's not supposed to be happening kahit saan. Alam nyo, kahapon nagkaroon ako ng chance na makasama si Casimero, si Jason, tsaka si Tata. Napuputol lang yung live doon kay kalimutan ko eh. Kalimutan ko yung pangalan eh. Magtatanong din sana ako, coming from me, no? Magtatanong din ako. At yung pagtatanong ko naman eh, with all due respect sa kanilang dalawa dahil I don't have anything with them. I'm not against with anybody. Kaya nga ako, nakakapunda ako kahit saan eh. 'Di ba? Kasi I choose to be friends sa lahat as much as possible. I will not choose any side. Di ba? I will only always give solution sa problema. That's why I'm friends with everybody. Kung napapansin niyo yan. Di ba? Yes, meron kang mga ayaw sa ibang tao pero hindi personal. Doon lang sa nakikita mo at nabibigyan mo ng komento at reaction. Pero hindi personal. Kasi natural yun eh. Na we cannot please everyone. Kaya tama si AJ, Crystal Shamsi. We cannot please everyone. People will, even though how good you do, people can always say something about you. Di ba? So, I mean, things like this, ano ba magiging advantage? At tanong dito, how long natin to pwedeng papahabain? Hanggang saan ba ang PC natin to be consistent sa ganitong issue?
ang tanong. Yun ang tanong din eh. Yes, sabi ko nga sa inyo, responsibility natin as a content creator, influencer, to influence the community that we have in a good way. Hindi pwedeng negativity. Diba? Kasi hindi mo alam kung yung taong na-influence mo, negative na, may pinagdadaanan pala, tapos yung pa makikita sa'yo, yung pa maririnig. Hindi pwedeng ganun. Positive palagi. Positive to inspire, to motivate, to unlock something in them, within them. Yun palagi dapat ang job ng influencer. Ngayon, the more you gather subscribers, the more tumataas ang responsibilidad mo dun sa nasasakupan mong community. Play natin to. Kasi sanay na ako dyan, alam ko, you know, you handled yourself very well kanina. Kasi, let them. Kasi pag gumanti yung isang tao, gaganti rin yung isang tao, hindi matatapos. It's, so, just it's a never-ending, ano, it's a never-ending process. Never-ending, never-ending. Stop. Well, Byron, like, Byron, I told Byron about okay. This. Okay, Pao, Pao, thank you, Pao. Sorry, ah. Thank you so much. Bye, bye. Pao, punta ka sa akin, Pao. So, baba muna tayo. On, what date is this? October 16, 2021, 4:13 p.m. Yeah, I have asked the commissioner. Mm. We are requesting a status of the following. If they are granted active status, would the California SAC and states of active status, MP promotions, manager license, MP promotion, promoter license, MP promotion, matchmaker license, knucklehead boxing promotions, manager license, mock... knucklehead boxing promoter. Now, let's stop there. Kung ano man tong pinakita ni Miss Rachel, this is because the cause and effect dun sa, hindi ko sinisisid bro David, ah. Again, ah, just to be clear, baka sabihin, DJ Baron, sinisisi mo si David. No. I-remind ko kayo palagi. Sa lahat ng action natin, there's consequences. Lahat. There's consequences, there's cause and effects. May aftermath palagi. Hindi man mangyari ngayon, it can happen along the way. Diba? So ito kagad yung cause and effect doon kasi nagpakitaan tayo ng private conversation. Ngayon, hindi naman, syempre si Miss Rachel, like what I said. Hindi naman sila papahayag na ginaganon-ganon lang sila. They will, she has to do this. Diba? Kasi, kung sabaga, ano niya to eh, live niya to at doon nangyari yan. Bumaba nga si Bro David. Si Sherry naman kanya pero tahimik lang naman. Hindi naman nagsasalita. Ayun ang observation ko dyan. Ha? Tahimik lang. So, ano to? Hindi natin alam kung ano maging cause and effect nito. Kasi narinig natin. Marami po salamat Miss Rachel sa 100 million na super chat. Thank you so much Miss Rachel. Diba? Hindi natin alam kung ano magiging effect nito. Okay? Punta na tayo doon sa live ni David. Pero basahin, tapusin lang natin. Knucklehead boxing, matchmaker license, Sean Givens as a promoter, manager, or matchmaker license. Okay. Viva Promotions. Ano natin doon pahingi kasi para sa akin medyo ano na to, sensitive na. Okay? Punta na tayo doon sa live ni David. Yan. Nasaan na ba yung live ni David? Ang tanong. Sandali, ano, wala. I-stop share ko muna, hanapin ko na yung time live ni David. So dito nakita natin yung naging cause and effect of the action. No? Nagsimula smoothly yung conversation, nagbigay si David ng kanyang hinanakit or nagbigay siya ng kanyang, shinare niya information regarding dito sa kung ano man yung issue, family issue, whatever. Kay Champ, nagbigay naman ng advice, hindi naman dinecline. Pero si Miss Rachel, she doesn't want to talk about it kasi it's not a right forum. And of course, they don't want to be part of it for sure. And of course, what they don't have any idea. And for sure, they will never even really think to be part of that issue. Yun talaga yun, bottom line. Diba? So doon nagsimula. Okay, tapos nagkaroon ngayon ng mga mensahe. Binabalikan lang natin no, yung conclusion nito. Pupunta tayo sa second na video reaction. Nagkaroon ngayon ng mga mensahe sa baba, comment section. Na-trigger si David. Bakit hindi binabawalan?
binalikan ngayon natin kung ano nangyari, kung bakit hindi na pinapansin ni Champ, natanggal ang moderator, natanggal lahat ng may blue jacket. So walang makapag-delete ng comment section sa baba. Tama ba ako? Wala, kasi walang lahat may jacket. Okay? Ngayon, of course, pag wala kang jacket at si Champ, hindi naman siya, uy, sandali, burahin natin yan. Burahin natin to. Burahin natin yan. Kasi iba naman yung live stream eh. The live stream itself, titingnan mo yung title. Babalikan natin yung title ng live stream. Hindi naman about sa mga basher. It's about who to choose. Team Manila, TTFY, o Casimero. Pero hindi about the basher sa comment section. So, ganun na nangyari. Okay, pass forward natin. Diba, nakita ni David, bakit din yung binabawalan niya? Which is, yung tanong naman ni David, valid naman yun. Wala naman masama doon. Okay lang yun. Pero of course, because nawala na ng moderator sa baba, hindi na mabablock. Hindi mo na mabablock. Wala nang moderator eh. Wala ka nang mabablock ngayon doon. At hindi na siyempre para si Champ isa-isahin yun at sabihan at i-block. Kasi nga, nagkaroon ng tampuhan nung sinabi, ba't naka-jacket to si Madcat? Tama ba? Sorry for a name drop or whatever. At si Kuya Zion doon sa jacket. So, nagtampo. So, sige, ditanggalin na lang natin lahat ng moderator. A solution. It's a, para sa akin, good solution yun. Solution. For everyone. Walang inggitan, walang selosan. Pantay-pantay tayo. Which is, ano yung sinasabi ni Champ and ni Miss Rachel? We cannot pick side. Pero alam naman natin sa puso natin kung nasan talaga sila. Alam natin yun. Alam ko, alam nyo yun. Alam ko, alam nyo yun. Kung sino man kayo, alam nyo yun kung nasan talaga yung heart nila. At kung sino madalas nilang nakakausap most of the time. Diba? Recognition. Doon na tayo papasok sa recognition. Ha? So punta tayo sa live ni Bro David. Yan, sana matapos ko ito, malapit na. Kasi after neto, ang live ko ulit, kasi bukas nasa opisina ako eh. Kasi wala na akong ano eh. Wala na akong COVID eh. So, papasok na ako sa opisina. Diba? Ayan, eto na. Okay. Share ko lang tong live stream na to, ha? O, dito na tayo sa live ni Bro David. Okay. Siguro another hour ito. Sana guys, hindi kayo magsama. At sa mga nagsusuper chat dyan, maraming salamat. Lapag na guys. Hindi, biro lang. Sa susunod, pag nag-video reaction ako, ito turn on ko yung super chat only. Tingnan natin. Pero I think wala na yata yun. Tinanggal na nila eh. May ads. Ma'am Rachel, I just wanna make it. Ayan, may ads. Hindi natin skip yung ads. Do you know Jinky's head security is one of my tito? Sabi ni Paul Bolizer. Oh, really? Well, congrats ah. Paul Bolizer ah. Alam niyo ba? Okay. Okay, reaction mo DJ. Ay, salamat ah. How do you pronounce your name? Clexian. Di ba? Clexian, whatever. Kung ano man yung name. Okay. Type loyal, mga TTFY, sabi ni David. Okay, skip ko na to. Ayan, ito na. So, dito sa live ni Bro David, nandito si Butchoy, yan. Nandito si John Rox, nandito si Pugi for Life, Pugi, si Sherwin, nandito siyempre si Bro David, yung may-ari ng channel. Tapos nandiyan din si Miss Rachel, umakit siya dito. This is, nakong haba din pala nito. Selfish ako, sinabi ni David, sold out na yung shirt na wala nang natira, meaning sold. Oh yeah, I remember that, Miss Rachel. Oh, naalala ko din yan. Alice the Truth, maraming salamat sa pag-member, Miss Rachel. Maraming salamat. Hindi, ito, pupunta tayo dyan, Miss Rachel. No? Ako, to be fair with Miss Rachel and Bro Sherwin, narinig ko rin yan. Diba narinig ko rin yan from Bro David na sold out na yung t-shirt. Ano ba yung t-shirt issue? Yun din. kasi ako, pagka, detalyado kasi ako, gusto ko munang mapunta bago tayo mapunta sa t-shirt issue. Pero honestly, totoo yung sinabi dyan. Narinig ko talaga yan na sinabi ni Bro David at ni Sherwin, sold out na po ang t-shirt. Kasi ako noon, muntikan na ako mawalan, hindi ko pa nakukuha kay Sherwin yung XL ko. Di ba Bro Sherwin, meron akong XL sa'yo, nagka-COVID ako. So hindi ako pwede makipag-meet sa'yo, baka mamaya mahawa kita. Pero magkikita tayo bro to pick up the t-shirt and I owe you money on that. No? Pero I really remember that na
nabanggit na ni Bro David kasi may mga nagpapahabol pa daw. Ito naalala ko ha, kung ano man tong issue sa t-shirt. Naalala ko yan, sinabi pa ni Bro David na may mga nagpapahabol pa daw pero ayaw magbayad. Tapos meron din mga gusto pang order pero wala na, sold out na yung t-shirt. Yan, naalala ko talaga yan. At honest, alam naman yan ni Bro David tsaka ni Sherwin na talaga, ako totoo, nasa live yun eh, nasa live yun, nandun din ako eh. Kasi nga, yung t-shirt, gusto ko rin makakuha. Diba? Totoo yan, totoo. Ay, si thank you ha, sino ba ito nag-super chat? Kinig lang, Byron, basta kung saan ka, dun kami. Philippine Walk with RR, maraming salamat. Alam nyo ako, saan ako, kung papipiliin nyo ako, dun ako sa solution. Solution. I'm all for the solution as always. So dito guys, dito sa reaction natin dito na sabi niya sold out na, paano ko malaman na binigay niya yung shirt for free? Ginagamit niya pera niya. Now, ibang story. Oh, yeah, nee, totoo yan, totoo po yan, ano? Miss Rachel. I'm for sure naman, hindi naman siguro itatanggihan ni Bro Sherwin tsaka ni David kasi sila rin nagsabi, sold out na, wala na po. Totoo yung paulit-ulit na lang sinasabi. Kasi, alala ko, maraming gusto magpahabol, bumili ng t-shirt, pero wala na talaga. Wala na talaga. Wala na talagang sabi ni Bro David at ni Sherwin. Sa Manila daw, wala na at dito rin sa'yo. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, meron ako isang t-shirt na order na kay Sherwin pa rin, kung hindi ko pa rin nakukuha. Pero yes, ano yan, I will attest kasi sinabi ni Miss Rachel na coming from Bro Sherwin and Bro David na sold out. Na sold out na. Okay? Pero ba't maibalikan ng pera? Huwag muna tayo pumunta doon. Easy lang kayo dyan sa baba, guys. Kayo naman eh. Kaya nga tayo nagpapaliwanag para lahat tayo ma-calm down. Huwag muna natin gamitin yung ating emotion dito. Ha? Please. Yun lang ang pakiusap ko. Mainit tayo masyado. Paserte kayo dahil yung super chat comment section only, hindi ko na-turn on. Pero sa susunod, na-turn on ko yan. Tignan natin kung magko-comment. Sana, ano lang, isi lang muna kayo guys, please, ha? Tsaka na lang natin, ano, isa-isahin muna natin to para mas maintindihan natin. Okay? Isa-isahin muna natin to para mas maganda. Hindi yung, ano, okay. Thank you sa Miss Rachel sa Super Chat, ha? Yan, meron na akong pambili ng gulong. Sa ulo. Okay, play natin to. Bro David, salamat in advance. Yan. Si John Rax ay nasa trabaho. Hindi siya nagme-message do sa inyong comment section. I understood that. But you guys want to say that yan, I was pa. A spy? Did I... Ito pa. Clarification, ha? Tingnan nyo yung nagiging damage ng fake account. Si John Rax pala nasa trabaho. Kasi ako, honestly to goodness, hindi ko nabanggit to kay John Rox kanina. Nung nakita ko yung replay ng live ni Miss Rachel, meron doon message. Nakalagay dito, Tol Jerry, patigilin mo yung anak mo. Malibog ka din, Pacquiao. Alam na namin na manyak ka din. Pero si bro John Rox para, for clarification, nasa trabaho. Nasa trabaho. So, nasa trabaho siya, so may gumamit ng account niya. Tingnan niyo yung damage ng nagagawa ng pagkikreate ng dummy account. Gets niyo ako? Diba? Oy, maraming salamat. Sana all mahal. Recognition lang di maibigay. Lang niya ito. Ito pa, pupunta tayo sa recognition ha. Ipapaliwanag ko rin yan. Masyado kayo maiinit. Easy lang muna tayo dyan. Guys, easy lang please. Please lang, pakiusap ha. Masusolusyonan natin to. Ha? Okay, 2022 na. Masusolusyonan natin to. Okay, basta alam nyo na. So, ito ha, yung na-damage yung fake account. Siyempre, ako isipin ko po siya, si John Rox yun ha. Siya yung nag-comment doon ha. Hindi ko nga natanong kanina kay John Rox, nagkaharap kami. Tatanungin ko din sana. So, ito yung nagiging cause and effects ng paggamit mo ng fake account. Dapat iniiwasan natin. Kaya nga, Bro Sherwin, Bro David, Miss Ray, Champ, Casimero, whoever you guys are, lahat kayo, pagka may nag-comment ng parehong pangalan, ang aking advice is privately ask the person kung sino yon. Tanungin mo, ipakita mo. Diba? Tapos sa kanya na yun, konsensya na yun, kung siya talaga yun, kung i-deny o hindi. Diba?
Para sa akin, yun ang aking advice talaga. To everyone, even sa sarili ko, ganoon ang ginagawa ko eh. Kasi ako, eto, nakita ko, in-screenshot ko. Ayan, no? Hindi ako magsisinungali. In-screenshot ko talaga. Kasi tatanungin ko talaga si John Rax. Kasi bakit? Unang-una, alam nyo, nag-message pa ako doon pala sa GC. Unang-una, foul na foul yun. Kasi babae si Miss Ray. Kahit anong mangyari, Miss Rachel is a woman. Babae. So, hindi natin siya pwedeng i-level. Pag nakikipagtalo tayo sa lalaki, hindi natin siya pwedeng i-level na para siyang lalaki. Babae siya no matter what happened. So, we still have to maintain that respectful manner. Diba? Ganun ang gagawin na. Guys, yun din ang pakausap ko. Alam ko na yung iba na medyo disappointed. Please, kahit sino man yan, basta babae yung katalo nyo, hindi nyo pwedeng i-level sila sa parang kausap nyo lalaki. Please, respect pa rin dapat. Kahit inis na kayo. Dapat ganun lang. Huwag natin i-level sila sa level sa taas ng boses natin. Wag ganoon kasi babae 'yan. Imagine din sa nanay mo gawin 'yan, sa kapatid mo babae. 'Di ba sa asawa mo? 'Di ba? Kaya nga si Champ, naiintindihan ko siya nung nagalit siya nung isang araw. Umiyak si Miss Rachel eh. 'Di ba? So, magbigay tayo ng respeto kahit hindi natin, kahit sino man na babae na hindi natin kakampi o hindi niyo kakampi kataluhanan nyo kung saan man paniniwala, whatever, huwag nyong ililevel sa pagiging level ng pakikipagtalo ng lalaki. Dahil hindi sila lalaki. Tandaan nyo yan. Yun ang advice ko. Yes, pwede kang mag-express ng opinion mo, ng nararamdaman mo, pero huwag natin silang ililevel sa level ng emosyon natin. Diba? Fragile yung mga yan. Fragile. Okay? So, yun lang ang pakiusap ko. Please, sana. Okay? Kaya kung kayo, for example, si Miss Rachel, alam ko yung bro, Sherry, may ikaw, tsaka bro, the way kung nakikinig ka ba. Doon lang tayo sa level na parang nakikipagkwentuhan, clarification. Doon lang yan eh. Doon lang misunderstanding lang yan. Doon lang nagsimula yan. Misunderstanding lang talaga. Kung meron man mga bagay na talagang kinakasama natin ng loob, express natin privately. Pero huwag natin i-level sa level ng ating kakayahan as lalaki. Dahil wala silang laban sa atin. Okay. Hindi ko sila minamaliit ha, ang mga babae, pero respeto natin sila kasi may mga asawa tayo, may nanay tayo. Diba? Nobody wants to see that happening kahit kanino. Okay? No matter what happened. Tandaan nyo yan. So play natin to. Expose anything that the video... No. Ang laban ng paliwan. Yung lay natin na. Oh, we're not saying that, Ma'am Rachel. That's not what your thing said. Hindi ko sinabi na spy kayo, Ma'am Rachel. Oh, no, that's not what your life says. Yung ano, siguro baka ma-misinterpret si ano dito, si Miss Ray. Kasi yung topic na David dito, babasahin ko lang ha. Huli ka, Rachel, ang tunay na spy at marites ng Pinas. So, yun ang pinupunto dito ni Miss Rachel regarding dito sa topic. Na ang tinatanong niya siguro dito si David at si Pro Sherwin naman siguro, nagpapaliwanag na hindi naman yun ang sinasabi ko. Hindi naman yun ang sinabi ko. So, pakinggan natin to. Ang haba nito. Baka, what's your life baka mag-part to ako bukas guys ha? Kasi itok lang na dito. Tingnan natin. Pakinggan natin to. Marites by si Rachel? Kailan ko sinabi yan, Ma'am Rachel? No, I'm asking David. 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 No, I have no time to talk to you. You got exposed. I got exposed. Kaloka ka. Si Sherwin knew exactly what I had. Sherwin knew. Sherwin, did you not know? Walang license. Ma'am Rachel, actually, ako... You didn't know? Wala ko alam dyan. Okay, so you didn't, I didn't check you yung screenshot? Ito na yun ha, continuation do nung cause and effect ng ano, ng pagpapakita ng private conversation ni Bro David. Ito na yun, bumalik sa ganitong pamamaraan na hindi dapat nangyari kung siguro nagkaroon lang ng konting
pagtitimpe si Bro David at hindi na ilabas yun. Again, hindi ko sinisisi si David. Ha? Baka sabihin yung DJ Baron, sinisisi. No. Explanation to. Ine-expound natin yung situation. Para sa susunod, hindi na natin mauulit. Sa lahat naman to, in generally advice. Okay? Play natin daw. Sa akin yan, about yan. Nakwento mo okay. Sa akin yan. And then what did I say? That I wasn't going to give that out to anybody. Kasi yung clown that doesn't want to come up to the stream because what? Ano? Scared ka? David, hala. Scared ka? Halika dito. You want to make a stream yard about me? Halika dito. San ka? Sabi, doon mo ko iwanan dito. Wala. Share na iwan. Kasi ganito, Ma'am Rachel. No, this is what I say to your TFFY community. TTFY, correction. TTFY. Hindi ko ini-expose yung private messages between us. Tama yun. Pero, alam ko yung game that you guys play. If I find out yung messages had gotten leaked, I will expose what everyone said. Okay, maganda yung warning. It's a warning. It's a warning from Miss Rachel. It's a warning talaga. Kasi, syempre, kahit sino naman, hindi natin magugusto na i-expose yung private conversation natin sa public, sa live stream pa. Diba? At doon pa sa live nila, champ at nila. Kahit sino naman sa atin. Kahit ako, for example, si sino ba? Ito, si Riza May. Diba? Si Riza May. Riza May. Si Bogsart. Nagsabi ako, ay, bro, ang galing mo sa mayo ah. Tapos tinext niya ako, hindi, alam mo, ano talaga, in-expose ko dito. Ay, di ba? Hindi magugustuhan yun ni Bogsart. So, ganun din yung pakiramdam ni Miss Rachel. So, nagbibigay siya ng warning. It's a very clear warning. Na, tsaka para talaga dapat, hindi dapat dumadating tayo doon sa punto na nag-exceed tayo sa limitation natin. Di ba? Facts nga, sabi ko nga sa inyo, okay, facts. Basta yung facts, kasama sa issue. Basta kasama doon sa issue na pinagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Di ba? Play natin 'to. Do you guys understand? Oh, mayroong commercial. Ewan ko ba kung bakit nandito pa tayo ha? Wala naman solusyon 'to. Oy, the allies of truth, may solusyon, bro. Ito ang sasabihin ko sa'yo. The only time na wala magiging solusyon ng isang bagay, if we choose to, not to find solution. The allies of truth. Pero kung iisipin mo, kung nandun ka sa punto na gusto mong magkaroon ng solusyon tong issue na to, sabi ko nga lahat ng bagay may solusyon. Diba? Lahat ng bagay may solusyon. Hindi pwedeng walang solusyon to. Parang sinabi mo, itong ano nangyayari ngayon dito sa atin, itong ang pandemic na susolusyonan. 'Di ba? So lahat 'to may solusyon, hindi pwedeng wala. And we can come up with a solution. Now, hindi man for example maging ito ah sasabihin ko, hindi man for example hindi man siguro magsama ulit. Maging parte ulit ng isang friend circle of friends. Then close the chapter, close the issue, shake hands, part ways. Solusyon yun. Hindi ba? Solusyon yun. Oh. So may solusyon. May solusyon sa ganito. We cannot just close. Hindi kasi, alam nyo guys, itong tatanong ko, papanindigan ba ng bawat isa na kasama rito, itong, for sure, ito sila, tsaka sila Miss Rachel. Hindi sila, I mean, they don't need this. Diba? They have better, kusabaga, they have responsibility and moral responsibility as a champion. Diba? Pero hindi, yung iba, papanindigan ba ito hanggang next year? Mapapapagod kayo, madi-drain out kayo. Ito na ulit. Sir, no. Ma'am Rachel. David's not even there. Ano? What,
wala akong ine-expose dito na private conversation. Oh nga. Yeah. Until now. But you're saying until I got now, exposed? Rachel, I'm not kasi, exposing it. What is the bit afraid of? Why is the bit mad at me? Why is the bit mad at me? Kasi I exposed Sean. Look at this. Look at this. Me, why is David mad that I exposed Sean? Of course, he had to protect his ito si SB. Well, you guys didn't, you ito didn't si freaking, SB. You guys so didn't ito come. Yung sinasabi kong cause and effect. Si SB, kagigising ko lang. Pahala na SB, kagigising ko lang. Tapos ito sa sambulat sa'yo. Lagyan. Si SB, kagigising ko lang. Si Kuya Joe, good vibes. Si Butchoy, buti si Butchoy, nandyan na, timex, di ba? Kagigising ko lang. Tapos ito'y maririnig mo. si SB. Ito yun. Ito yung sinasabi ko na matindi ang balik minsan sa atin ng action na ginagawa natin. Play natin to. I'm around here and protect me, right? Ma'am Rachel, we protect you, Ma'am Rachel. We protect you. Alam mo yan. I protect Champ Nonito too. But don't come up to my live and tell me he doesn't want to talk to me. I protected the vid. I protected the vid from Nonito. Nonito unfriended all of you. Ma'am Rachel, again, no? We protect you. Of course, I know. Really? Is that what it sounded like when he came up and told me that he doesn't want to talk to me, wants to talk to chat only? Na nag-protect kayo sa amin din, okay? Pero lahat na nakalaban namin, in-embrace nyo eh. Ayan. Ano ito, ano, mangin natin ito. In-embrace? Okay, pakinggan. Ito, bro, Sherwin, nandiyan ka naman sa baba. Yung sinabi mo na lahat ng nakaaway nila, Champ, at nila Miss Rachel, in-embrace nila. Pabalikan ko ulit yung kanilang responsibility, no? At sabi ko nga, yung pagiging paghanga natin sa isang champion na katulad ni Champ, ni Manny Pacquiao, kahit sino man yan, even Pacquiao, di ba Pacquiao doesn't wanna also have division? Tingnan nyo, pansinin nyo lahat ng boksingerong may mga naaabot. Even Pacquiao who's running for president, he doesn't want division. He doesn't want na may kaaway. Diba? Si Champ ganun din. Diba? So, para sa akin, bro, ako, bro, Sherwin, no? Ito, honestly na ano dito, na opinion. Dapat maging proud pa tayo. Alam mo kung bakit? Kasi yung champion na sinusuportahan mo, niyayakap kahit kaaway mo. Diba? Kaaway natin. Ngayon, yung champion na sinusuportahan natin, uulitin ko, pag lumaban to, pati yung kaaway mo, papalakpakan siya at susuportahan siya. Diba mas maganda yon? Alam ko na meron kayong bad blood, whoever is that. Alam ko yun, Kuya Jonathan Abianza, shoutout sa'yo. Alam ko yun, naiintindihan ko yung bro, naiintindihan ko yun na may bad blood ka, pero we cannot expect them na ano, na hindi sila yumakap sa kahit sa tao na hindi natin gusto. Kasi nagseset sila ng very high example sa community na sinasakupan nila inside and outside boxing. Yun ang sa akin, bro, Sherwin. 'Di ba? 'Yun ang sa akin. Kaya mahirap kasi para ako siguro kung ako ilalagay mo sa kanilang sapatos, kahit ako, bro, hindi ko magagawa kasi mahirap. Ayoko magkaroon ng yung wala bang ka sa Pilipinas. For example, dala mo yung flag ng Pilipinas, ha? Ito bibigyan ko example. Lumalaban ka ng boxing, dala mo yung flag ng Pilipinas. Eh meron kang nakalaban na grupo na hindi naman dapat mong maging kaaway kasi bakit? Kaaway ng supporter mo. Kaya mo naging kaaway. Diba? Pero hindi naman dapat. So ano magiging imahe nila sa ibang Pilipino? Diba? Hindi magiging maganda. Kaya nga laging ang gusto nila, unite lahat. Kahit magkakaaway, diba? Hindi magkakasundo. Unity. Kasi pag lumalaban si Champ, unity ang nangyayari. Nag-unite tayo. Nanonood lahat. Diba? Gusto mo ba yung lumalaban yung champion natin tapos pinagdadasal ng isang Pilipino na kalahi natin na sana matalo? Na sana mabugbog? Diba? We don't want that to happen.
So ang champion natin, hindi pwedeng, para sa akin, hindi pwedeng maging champion ng isang grupo. Dapat maging champion ng buong Pilipino. Yun ang sa akin, ha. Yun ang sa akin. Yun ang sa akin. So yun ang ano ko, explanation ko dito. Yun ang explanation ko dito. Play natin to. Allowed to have other friends. Yan, Ma'am Rachel. I can't. I can't have other friends? That's what you're saying. No. No, hindi ganun, no, Ma'am Rachel. No, hindi ganun, Ma'am Rachel, no. Pwede ka magkaroon. Pwede ka magkaroon ng ibang friends. Pero alam mo naman na sinisira kami. Syempre, nandito kami sa Camp Nou. Hindi gumba, hindi ako mayaman. Wala nga ako pambiling gulong, pambihira ka. Mag-superjet ka nga sa akin, Teddy Gumban, kahit $5 lang. But you keep denying us. Ito na, diba? Ito na yata yung recognition, no? Ito yung dito si Bro Sherwin naglalabas na ng hinanakit niya dito. Pakinggan natin. Get bash about that. Na naman. Yes, okay. Again. Pag-usapan natin to, may meeting tayo dyan. I will allow lahat kayo, Team Manila, I want you to deny Sean. Ganyan ka, Teddy. Ano yun? Let's talk to Silver Voice, Ma'am Rachel. Hello. About Sean Gibbons issue. I don't want to get involved on that. SB yeah, and I yeah, have alam, no alam issue. Naman po na, actually, kami nila, Ma'am Rachel naman, we agree to disagree naman sa mga bagay-bagay. Tama. Okay, yun ang maganda. Maganda yung point dito ni SV. Maganda yung point ni SV dito. Kasi yun yung sinasabi ko na pwede siyang madamay dito si SV. Yun yung sinasabi ko, yung action natin, there's an effect. Ayun! Papaparty ako, Teddy Gumban. Nag-super chat ka ng $5. Maraming salamat sa'yo, Teddy Gumban, ha? Sa super chat mong $5. 1 gallon din yan. Salamat, bro. Appreciate that. Much love. Okay, play na. Play natin ito. Thank you, ha? If they will say that, you know, matagal na naming buwan niyan, even sila Boy Visa sinasabi nila, yeah, it's their right. If sabihin po nila na ang MP or ang knucklehead wala pong license, oh, it's fine po. Kasi we can still function po naman even ganun po eh. Bakit po? Eh kung yun po pala ay need, if we are partnering with bigger promotions like PBC and Top Rank, if they require us a license, we would... Paul, ang bihira ka naman. $2. Hindi, biro na. Thank you, Paul Balizer. Salamat, Paul Balizer. Thank you so much. Alaya. Thank you. We'll do that, but we can still function even if they don't, or the commission, whether it is ENSAC or CSAC, is still allowing us. Ito yung mga information na hindi na. Ito, tingnan nyo ha. Nakita nyo ba yung cause and effect ng sinasabi ko kanina na pinapaliwanag ko na may mga taong madadamay na hindi dapat madamay? So sana ngayon guys naiintindihan niyo tong video reaction ko kung bakit ko siya ni-expound. Hindi ko siya ini-ignite. No. Kung papakinggan niyo yung explanation ko bawat punto per side. May explanation 'yan part by part para mas maunawaan natin. Para hindi tayo laser focus lang doon sa isang ano. Oy, salamat Papi Chulo. $5 at thank you so much sa super chat. Maraming salamat. Yan, kokota na tayo. Mga 20 na $5 na lang. De, salamat, Papi Chulo. Thank you, ha. Diba yun ang sinasabi ko na maraming maapektuhan na eto, pati si SV na damay. Diba? Oh. Gusto ba natin yan? Hindi natin gusto yan. Ito yung cause and effect ng action natin. Na kaya ko ine-explain at ine-expound ng mas malawak para next time maiwasan na natin to, hindi na to mangyari at babalikan lang natin. Hindi ko sinasabing I'm a great napagaling kong magpaliwanag. No, hindi. As the best and ability that I can, I will explain para next time hindi na natin maulit to. May learning lesson tayo dito. 'Yun ang ibig kong sabihin. Kaya ako na nagpapaliwanag. Ine-expound. Play natin to. To do it without, asking us to file a license. Maybe because po, hindi naman kami mag-organize ng mismong event as a promoter na parang PBC Top Rank or iba pang mga higanting promoter sa US.
kaya po siguro ganun. But I you know, still you still have the right to say that, but what I want to say po is diba? We can still function and MP still MPB by knuckleheads are still, which is dapat hindi to hindi na apektuhan dito si SB. Alam niyo kung bakit? Hindi siya dapat dito apektado. Hindi siya dapat dito nagpapaliwanag. Hindi dapat nababanggit yung mga information na binabanggit. Kasi hindi yan ang issue. Hindi yan ang issue nito na pinagmulan. 'Di ba? Hindi yan ang issue na pinagmulan. So but because of the action, action cause and effect ng action na nangyari, lumalawak na ngayon. Mas nag-extend ngayon yung damage nito. At may mga tao nang natatamaan dito. Na which dapat hindi nangyari kung nagkaroon lang sana tayo ng tinatawag na control of emotion. Lay natin daw. Helping a lot of fighters po, changing their lives, making them champs. So, yes. Po sa, they have the right to ano. I'm not denying that at all, SB. I respect you again. It was because your brother decided to come up to my live, tell me that I couldn't talk on my live. And he was like, oh, expose everything. I didn't expose anything that I didn't find out on my own. And if that is your explanation, okay, that is your explanation. I don't care. Honestly, you know, I don't care. Sean has nothing to do with my husband's career. I don't. But David wanted to keep trying me and trying me and trying me. Oh, expose. You're a spy. Alam lahat, well, maybe they don't. They don't know that yung TTFY community, everyone could. All of us could expose lahat ng private conversations that we have all had. This is true. Right, SV? Yun. Diba? Tama, diba? Nakita niyo yung pinunto ko kanina rito? Yung magiging action nung pagka nagkaroon tayo ng pag may ginawa tayo na talagang mas pwedeng makadamage ng mas malaki. Di ba? Yeah, actually, Sherwin. For me, malungkot po ako because kahit magka, even though we are not on the same league, na of course, sa MP po ako nagsisilbi and kayo, masaya ako na kayo ay ano eh, ayos kayo eh. So, parang, syempre, I'm also affected na you guys are now fighting. Tama. But, which is na hindi siya dapat talaga maapektuhan. Hindi talaga dapat. Di ba? At, na, kaya nga, kagigising ko lang. Yun ang pangalan ni SB dito. Kagigising ko lang. Ay. Wag na natin, hindi ko alam. Again, as you stated, they cannot, Sherwin and Dave cannot control you kung kanino ka naman gustong mag makipagkaibigan, which is tama, bro Sherwin. We don't control their lives. Bro Silver Boys, no, hindi kami nagko-control ng ganun. Pero wag na lang kaming uutusan na lang kung ano yung gagawin, bro. Well, yung sa ganun naman like this, bro. I will set an example, bro. You are not in good terms with Sir TUC, Bro Sherwin, and Bro David. Yeah, diba? Natin natin kapatid ko si Dave, but galit na galit kay Bro TUC. Pero si Sir Sion po, okay po kami. Pero hindi na lang po ako, alam niyo yun, I know my boundaries, not to hurt my brother's feelings, not to hurt Sir Sion's feelings. Hindi po ako naggagawa ng ano. Kasi kaibigan ko din si Sir Sion eh. Kumbaga, ano din siya sa akin. So, each thing na gagawin ko siguro yung point dito ni ano ni Bro SV na kasi iba pa rin yung magkapatid, iba pa rin yung magkapatid yung dugo sa pagiging magkakaibigan. So siguro ang ina-explain dito ni SV na hindi siya gagawa ng anumang bagay na pwedeng ikatampo ni Dave na action towards si TUC at si TUC hindi dahil kaibigan din ni Bro SV, hindi niya siya gagawa ng bagay na pwedeng mag-ignite naman na mag-away sila because of his brother. Yun siguro yung pinupunto ni SB dito. I make it sure na both parties po iisipin ko na hindi po sila masagasaan. Yun, siguro po gano'n na lang po yung mayano. Yung kasi explanation ako po, even if nasa inyo po si Dave, Madam, ano, and si Sherwin, okay po sa akin yun. Kumbaga, masaya ako na, di ba, you guys are
in a one team and you know parang you can work Opa. It out harmoniously. May mga iba lang din talaga na hindi din po natin masabi. Maybe bakit po yung timing ba nang nakipagkaibigan sila sa inyo? Bakit noong galit na galit kay Sir Sherwin? But I don't question that. Judgment nyo po yan. Madagdag ko lang dyan. Nung nakilala ko si Bro David, si Bro Sherwin, si Kuya Zion, sila Champ and Miss Ray, lahat sila magkakaibigan. Umaakit ako noon kay Kuya Zion. Ay, nandiyan pala si Kuya Zion. The underground culture. Andun si Sherwin, andun si Bro David. Andun si Champ. Doon ko nga unang natanong si Champ. At vice versa din naman sila noon. Ganun din yung nangyari. Magkakaibigan sila. Hindi ko masasabing solid. Pero nandun yung sinasabi natin na on social media, magkakasama sila. At witness ako dyan. Witness talaga ako dyan. At si Kuya Zion nga, you know, nagkakaroon pa ng nag-interview pa nga si kila Miss Rachel at kay Champ. Ay, saksi din ako noon. At ganun dun sila, nandun din sila Bro Sherwin, sila Bro David. Umakit, mas madalas nga lang umakit talaga si Champ noon kila Bro David and kila Sherwin, di ba? Mas madalas talaga. Pero umakit din kay Kuya Zion at nakasubscribe din. So, saksi talaga ako at talagang meron friendship na kahit sabihin mo na social media lang, magkaibigan talaga noon. Di ba? Pero along the way, something happened and again, that's another issue na hindi na natin itatakil dito. Okay? Hindi na natin itatakil dito yan. CSG, shoutout po sa inyo. So, yeah. Maganda naman yung simula. Yung simulan, maganda. Pero along the way, something happened na siguro, pwede naman siguro naayos. I don't know. I mean, I don't want to talk about that. Kung ano man yan, they can deal with that. They're all adults already. Try natin to. Namang may karapatan na i-judge ang ating pag ano sa mga tao kung sinong gusto nating mga kaibigan. But one thing I can assure you lang po, madam, kung nasa likod nila kayo, eh ito pong dalawa na to, palamura man yan, pero nagsisilbi po naman sila ng sapat at talagang kuan. 100% bro, 100% opo. Yung loyalty namin, bro. I can prove that po. Kasi tawag dito, there are times na kumbaga I should feel offended by brother's action because of, you know, them backing up. Of course, we're competitors, even though you know, we are parang ano tawag dito, casually, you know, na ganito na nag-uusap, but we should admit the fact, Ma'am Ray, that we are competitors, di ba po? So yeah. Ako po, yeah. Ay di ba minsan dapat nga magtampo ako sa kapatid ko, but wala po akong ano doon or sa community niya, because masaya ako na kumbaga na nag-excel siya under you or di ba, or affiliated sila sa inyo, ano, okay na po ako doon. But maganda yung explanation nito ni SV, ni-explain niya talaga na sana ganito yung nangyari, no, na yung usapan na hindi na umabot, kasi kumbaga kung papasok na tayo mamaya sa recognition, kasi yun ang gusto ko talagang maintindihan. Sana po. And there's a lot of types of recognition. Pero ano bang level of recognition yung gustong maramdaman ng isang tao, for example? At yung gusto kong maipaliwanag. Parang kanina, sinabi ko, kung ako ay sumusuporta at napasalamatan ako, acknowledgement na yun, na-recognize na ako. Ni-recognize na ako nung taong sinusuportahan ko kasi nagpasalamat. Pero do I need to expect more beyond that saying thank you, DJ Byron? Thank you sa suporta mo. Para sa akin, enough na yon. Kasi lahat ng binibigay ko is ano eh, galing sa puso eh. At I don't wanna think anything in return in any way. Kasi nga, sabi nga sa Bible, it's better to give than to receive. Diba? Nasa Bible yan. So ako, kung ako tatanungin nyo, yun ang sa akin. Pero syempre, magkakaiba tayo. Magkakaiba talaga tayo. Magkakaiba tayo ng understanding, magkakaiba tayo ng mindset, magkakaiba tayo ng pag-unawa sa bagay-bagay. Tuloy natin to. Kung ano man. Oh, diba? Yung mga gatong dyan, ha? Kung manggagatong kayo, mag-super chat kayo. Talaga kayo. Tuloy mo natin to. Medyo po masana yung kahit sa inyo, magkaunawaan pa rin kayo. At alam ko naman na ano kayo eh. Ganyan naman na kayo eh. May mga nagsusulputan lang din po ng mga ano. Namuyo. Mga hindi po maganda yung motibo. But again, oh, totoo yan. Agree ako kay SB. May mga amuyong talaga. May mga meron at amuyong
na gusto lang pag-away-awayin lalo kasi gustong-gusto na ito. Tatitin nyo ha, bibigyan ko kayo ng example kung may tatamaan sa sasabihin ko. Meron supporters dyan na nakangiti at tuwang-tuwa dahil nag-aaway-away kayo. Maniwala kayo sa akin. Kung sino ka man, I don't know kung anong mindset meron ka. Honestly. Totoo yan, guys. Hindi ko alam kung sino, pero for sure, meron dyan tuwang-tuwa, nakangiti. Oh, tingnan mo yung mga, so yung mga siraulo, nag-aaway-away. Sige, sulsulan pa natin. Mayroon, thank you sa pagpapamember, ha. Sulsulan pa natin yung mga yan. Mga ano yan, mga ano tawag doon, yung patola ba yon? Whatever, there's a term. Diba? Sige, sulsulan mo pa. Sulsulan mo. Totoo yan, guys. Hindi nyo lang nakikita yan. Pero meron dyan. Na kunyari, sige, supportahan kita. Pero gusto nyo talaga, nakikita ka, nakikipagmurahan, nakikipag-away. Kaya gustong-gusto yan na yan. Kaya yung paliwanag dyan ni SB, totoo yan. Totoo-totoo yan. May mga amuyong dyan. I will not both side. Judge you, any one of you, kung sino po. Tingnan nyo, ha, yung topic ng title ko, ha. What's going on? David and TTFY versus Casimero and Donaire. Di ba parang, kasi yun ang nangyayari ngayon. Di ba? Una, Titi, Trio Taga. Tama naman. Baka mali ako eh. Una, ang Casimero. Ngayon naman, nagkaroon naman ng misunderstanding at sigalot with the Donaire. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon. Ayan, kayong mga amunguyong. Diyos ko kayo, wala kayo. You guys don't have better things to do kundi pag-awayin. Imbis na bigyan nyo ng solusyon. Kung gusto nyong pasukin. But ang ano ko lang, ma'am, madam, no? Eh, yung sa MP lang, ma'am. Again, kahit nyo po yan na sabihin kung anuman po yung facts na nakuha po ninyo, yun lang po yung side din po namin. We are partnering po kasi with the Gigantic Promotions. And if the commissions are asking us to have license, we will oblige naman po for that. But with that, pero kung hindi naman na po na kami nilid na gawin yun, and they are still functioning. Lagya ka, David. David, utol mo na damay dito. Lagya ka, kagigising ko lang yung pangalan niyo. Hindi mo nagpapaliwanag. David. Sana bro, ha, again, I wish ko sana masolusyonan na to. At salamat, inalaw mo ako mag-reaction dito. Play natin to. Panoorin mo to, simula umpisa. Tayo natin to. Without that, we can still help po a lot of Filipino fighters, and alam ko naman po yan din ang gusto na ninyo na ng Probellum. First of all, bro, Silverboy, sorry to cut you, ha. First of all, bro, ayaw namin pumagitna dito tungkol dito sa ginagawa ng MP Promotion kasi that's their business. Wala kaming pakialam doon, bro. As soon as meron silang magandang relationship dito sa mga fighter. Chairman, David was the one that said that he wanted to bring out. He was like, oh, well, you want to do this? You're a spy, Marateska. Okay. No, I'm not saying that to you, Ma'am Rachel. Alam mo yan. Oh, no, but this is what the StreamYard said. This is your YouTube channel. Yung this is ano, what... yung sinasabi ni Ms. Rachel, yung title. Ay, ito yung title. Dito nakalagay sa title ni Bro David, Huli ka, Rachel, ang tunay na spy at marites ng Pinas. So, siyempre, matitrigger si Miss Rachel dyan na bakit yun ang sinasabi sa kanya. Diba? Kasi, mau-offend ka. Kahit, for example, ako, ilagay dyan, DJ Byron, pogi ng Bay Area. Ay, magpapasalamat pa ako sa iyo, David. Hindi, yun lang ang sinasabi ko. Siyempre, magtatanong at magtataka. Kasi it will ignite another issue. Over issue na naman. Hindi pa nga tayo tapos dun sa unang issue, may issue na naman. Tapusin mo na natin yung unang issue, tapos saka tayo sumunod sa ilang issue. Sunod-sunod din natin, pero make sure natatapusin natin yung chapter na yon. Huwag natin iiwan kasi, sabi ko nga, parang yung nagbubumbero ka, nasusunog isang bahay, hinayaan mo munang masunog. Sandali, tsaka ako napapatayin pag sampu na yung bahay na nasusunog. Hindi pwede yung ganun. Diba? Lalaki yung apoy. So sana yung unang issue sinara muna natin. Tapos pumunta tayo sa issue. Pero ito nga, syempre, because na talagang high emotion na nangyayari, both parties, at syempre, like I said, Miss Rachel is still a woman.
babae siya na kailangan pa rin na nirerespeto ng natin mga lalaki, kalalakihan, kasi hindi natin siya ka-level sa pagtaas ng pananalita at kung ano man. Hindi ko siya minamaliit, pero dapat nandun tayo sa certain point na we still have to respect women kahit hindi natin sila kasundo. Okay? So, at mababasa pa yung title na ganito, siyempre magtatanong. Diba? Magtatanong. Eh, wala naman si Bro David yan. Ewan ko kung nasan. Baka, baka nasa meeting. Play natin to. What your topic is. This is the title. Yeah. So tell me I'm not disrespected. This is David's live, Ma'am Rachel. That's not mine. And yet he's not here. Yeah, this is David's live. So I just came out. This is right my here. Live, ma'am. This is my ayun, ayun na si David. Yeah, so why aren't you here? Hinahayaan nyo. Hinahayaan ko kayo. Kinukupit nyo kanina TTFY ko. Hinahayaan ko kayo. And then, narinig ko ba na pinagtanggol nyo kami sa nambaba sa amin kanina? No. Team TTFY, team assuming? I didn't say that. Saan ba yung team assuming? Eh, pinagtanggol mo nga kami. Kahit I minsan, didn't say pinagtanggol that. Mo kami. Did pinagtanggol not say that. Kami. Sherwin said team assuming. You guys brought that up. Pero pinagtanggol mo ba kami sa mga nagsasalita sa inyo? Si Tito Jerry, nirespeto ko kahapon, sabi niya. Bro David, nandiyan ka naman sa baba. Alam ko naman ikaw malawak ka, naiintindihan mo. At nakatulog ka naman siguro ng mahimbing. Diba? Kasi yung pinaliwanag ko na kanina, yung ibig sabihin nung, kasi para ikaw nasaktan ka dun sa sinabing team assuming, no? At hindi naman, ako honestly, hindi naman sinabi ni Miss Rachel. Hindi niya sinabi talaga yon. May nagsalita sa baba na na-trigger ka. Pero sana, yung nung nagsabi yon, hindi sana ang inat... Para lang sa akin bro ha, huwag mo mamasamain. Hindi sana si Miss Rachel yung inatake mo. Diba? Kasi hindi naman sa kanila galing. Although nandun sa comment section nila. Pero at still, sana dinirect mo dun sa taong nagsabi sa'yo. Kung sino man yun. Ngayon, papasok tayo dun sa word na assuming, assumption. Okay, assumption yun eh. Ang assumption is isang act ng isang tao na ginagawa natin without clarification sa isang situation. Uulitin ko, pinaliwanag ko na ulit ito kanina bro. Para lang hindi natin, alam ko, naiintindihan mo ako. No? At ito video reaction, at ito advice for general advice to. Ang assumption or assuming ay isang act na ginagawa ng human being when they don't clarify anything in any situation. They're making a judgment right there and there without clarification, without asking question, because they feel na yun na yung kanilang narinig without clarifying things. Yun ang assumption at assuming. Diba? So, para sa akin, act yun eh. Act natin yon as a human being. At nangyayari yan most of the time. Pero para lang sa akin, hindi naman masamang dating. Di ba? Kasi kung nagkamali, parang nagka-mistake. Uy, dali, mali yata yung judgment call ko dito. Ganon. Pwede mo naman ma-correct. At walang masama dun pag i-correct natin. Pero hindi dapat parang lumaki pa. Di ba? At naging parang sensationalized yung assumption or assuming na dapat hindi ganon. Ngayon, nakita natin, for example, dun sa comment section sa baba. Yung ang taong nagsabi sa atin noon, yun dapat ang, para sa akin bro, kung ako'y nasa sapatos mo, ganun ang gagawin ko. Although, yes, yung advice na sinabi mo, sana champ, sinabihan mo sila na maghinto dyan sa baba. Wala, ano yun, valid naman yun. Wala naman masama dun kasi nagbibigay ka sa kanila ng suggestion. Suggestion yun eh. Wala naman masama dun sa suggestion mo. Pero for me, I'm direct kung kakausapin yung taong nagsalita sa comment section. Bakit mo sinasabi yan? Yun. Kasi sila Miss Rachel, hindi naman sinasabi. Gusto mo ba kami mag-away? Yun ang, para sa akin, yun ang approach. Kasi mas maganda yun. Diba? Play natin to. Irita ako pag nakakabasa ako, TTFY lang. Malakas. Eh di sinaway namin moderating team namin. Bakit kayo yung nagko-comment sa inyo? Hindi nyo masamay. Hindi nyo kakakamiss. Hindi nyo masamay kahit ipagtanggol. Nakita nyo, Ma'am Rachel, kahapon. Hindi nyo masamay kahapon, na-disrespect din si Mix dito. Ano ginawa ko? Moderating team ko, sinigawan ko kahit na alam ko masisira ako dito sa aking group. Oh, sa aking si community. Si there's a couple of your moderating teams that are on the other...
died. Pero bakit sa inyo, hindi nyo magawa yan, Ma'am Rachel? Hindi, ganito. Parang nandun ako sa ano, yung usapan nila. Ito, kento sana, maganda sana, kung nandun ka sa usapan ng ganitong situation, tapos ipopos mo sila para hindi magsagutan lahat. I like that. Hindi, ganito. Babalikan ko ulit, kasi si Bros David kakapasok lang. Nung nagkaroon ng tampuhan na bakit may jacket si Kuya Zion at si Madcat doon sa channel ni Champ, ang ginawa nila, tinanggal na nila lahat ng moderator. So ako, wala din akong jacket. Alam nyo bro, ako naka-monitor pag naka-live si Miss Rachel. Ang ginagawa ko, talagang ina-hide at dinidelete ko yung mag-i-ignite ng gulo. You guys know that? Even Miss Rachel know that kasi nagbibigay ako ng warning sa baba. Tandaan nyo, nung may moderator doon sa baba, di ba nalilinis natin yung mga hindi nagsasalita ng maganda? Now, nung nawala ang mga moderator, wala na tayong magagawa. Para sa akin, sa tingin ba natin, masasala lahat ni Champ yung nandun sa baba na nagsasalita ng hindi maganda sa inyo or kung kanino man? Hindi na. Hindi siya magpo-focus doon kasi meron siyang show. Parang ako, tingnan nyo dito sa baba, nag-aababanatan kayo. Oh. Kung may nagmumura man sa akin dito, hindi ko nakikita, hindi ko pinapansin. Diba? Kaya lahat kayo, nalagyan ko kayo ng jacket para hindi kayo magdilitan dyan. Oh, diba? Hindi ko makontrol, pero I can remind each and every one of you guys. Buti nga, hindi ko pa nataturn on yung super chat comment only. Kasi for sure, mapipilitan kayo mag-super chat pagka gusto nyo mag-comment sa akin. Diba? So yun ang sinasabi ko na kung hindi nagkaroon siguro ng bakit may jacket si Kuya Zion, bakit may jacket si Madcat, malamang nasala natin yung mga nagko-comment doon sa baba nila, Cham. Kasi moderator tayo doon eh. Moderator ako doon, moderator si Sherwin. Marami sa part ng TTFY or Team Manila, moderator doon. And alam natin niya na most of the moderator dyan sa kampo nila, Champ, is nasa grupo nyo. Part of your group. Even all, I think all of you guys are na moderator dyan sa channel nila, Champ. At ilan lang yung moderator na nasa kabila na hindi nyo kasundo. Diba? So, mas malaki ang control nyo to clean all those hate comments towards sa inyong lahat or towards sa particular na tao. Pero ka, because of the inggitan, because of the selosan na nangyari, ang ginawa, hindi, burahin na lang natin yung moderator, which is for them, that's the right thing to do para wala nang inggitan. Pero yun ang nangyari, nakapag-ignite. At yun nga sinabi mo kanina na may nabasa ka. Diba? Na may nabasa ka na hindi maganda, na nag-ignite, na team assuming, at ngayon, because na hindi na kayo nagkaroon ng magandang usapan ni Miss Rachel, na ibaling mo sa kanya, which is dapat hindi sana gano'n. Okay, play natin to. I'm not doing a moderating team anymore. Siguro guys, 15 more minutes. Tomorrow, part 2. Pasensya na kayo. Ang haba. Magpo 4 hours na ako. Pero, tingnan natin to. May ads. Moderating teams. Oh, tama. Oh, hindi natin skip yung ano mo. So yun ang sinasabi ko. Nasaan ako siguro kung hindi siguro na i-comment or naibanggit na bakit may jacket si Zion or kung sino man. Eh di sana na-control, mas na-control natin yung mga nagbibigay ng hate comments sa towards you guys. Mas na-hide natin, mas nalinis natin. Mas maganda 'yun. 'Di ba? Para sa akin eh kasi because of what happened, 'di ba? Because of that incident na nagkaroon ng parang para sa akin how I see it, parang jealousy. Eh tinanggal tayo. Tinanggal yung mga ano natin, tinanggal yung mga moderating jacket natin. So wala tayong magagawa talaga doon. 'Di ba? We cannot blame them. Bro David, bawi na lang ako sa iyo. Skip ko muna 'to para diretso na tayo. Yan. Okay. Let everyone speak freely. Why should I block TUC or Madcat because you guys don't want it?
Why should I have a text that says, well, you know, it's us for them? Oh, kasi yung truth, no? Pero valid naman yon, bro David, na we ako para sa akin, hindi natin sila pwedeng talaga doon ako next time LS ka magsindi ka ng katola at sana apat para lang ako kay Eli. Well, Eli, pambili lang ng gulong. Bikini man. De, biro lang. Sige, try tuloy natin na. No, kasi you guys made me exposed. You guys got exposed. For what, David? What did I get exposed for? Explain. If this is your channel, explain. Oh, for what? Si SB, kagigising ko lang. Alaya, SB. Kawawa, hindi pa siguro ito nag-aalmusal. Diba? Ito yung mga Paul, kinagamit mo kami. Pinagtanggol mo ba? For what? Sumasali ka sa pagkainan namin dito. What have we exposed? May respeto ko kayo. Kahapon. You respect me? No, you told me to go away. Kahapon, galit ka. Pinagtanggol ko, nararamdaman mo. Galit ka. Suot ko team kasi meron na t-shirt. Hinubad ko sa harapan mo. Yeah, and then what did you do? Then you threw it in my face today. And then you threw it in my face. And then you threw it in my face. O, oh, teka, i-mute muna kita sa team. I-mute mo rin ako eh. Teka, wait lang bro. Ginawa ko maging masaya ka. O, oh, teka lang bro. May gusto ko lang ako sabihin. Baka mawala ako sa momentum. CSB. Para maging masaya ka kagabi, hinubad ko sa harap mo t-shirt ng Casimero. Ha? Inalala ko pa rin yung feeling nyo. Ginawa ko trapo. Para maging masaya ka. Yeah, bumili ka ng katol para sa lubok. Alaya kayo. Salamat sa super chat kay Liwali. Papi Chulo, sa ang daming dragon katol na mabibili ko dyan. Dragon kung umusok, lamok siguradon, tapok. Salamat sa super chat, ha? Alaya, salamat sa super chat. Miss Rachel, salamat sa kapamember. Lagi. Gusto ko gulong ang katol ang pinambili. Pwede naman siguro lagay yung isang katutak na katol sa gulong, no? Lagi kayo. Lagi natin to. Kanina ba gumagawa ka ng mga bagay sa live mo para maging basahin din naman kami? Wala. So you want me to say that after everything you did, selfish. I argue with my husband until 3 a.m. because of you. 3 a.m. I fought for you. I fought for you. It doesn't matter. The point is that I fought for you. Oh, pinaglaban it doesn't matter. Yeah. Pero ito, may point yung ano, may point talaga yung ano, yung sinasabi ni Miss Rachel. Ito, bro David, hindi sa ano ko. Hindi ako bias. Hindi ako ano. Yung pakikipagtalo na lang ni Miss Rachel kay Champ para sa inyo. Para sa akin, malaking bagay yun. Kasi asawa niya yun eh. Asawa niya yun, di ba? Pero siguro, ang hinihingi mo, yung ipagtanggol kayo on public sa mga kaaway nyo, babalikan natin ulit yung sinasabi nila na we don't have to choose side kasi ang champion ng champion natin, dapat champion ng buong Pilipino. At kailangan nagsiset sila ng high moral standard na example sa lahat. Yun ang aking talagang uulit-ulitin yun so many times. Kahit, for example, bro David, kung ikaw siguro lumagay din sa kalagayan nila. Ako naintindihan ko yung feelings mo kung may disappointment. Okay yung express mo yung disappointment mo, yung nararamdaman mong emotional disappointment. Wala naman masama doon. Diba? At least sinasabi mo. Pero siyempre, meron lang mga point na masyadong, para sa akin, masyadong naging exaggerated or strong ang approach, you know, yung approach na nagawa, di ba? Pero yung pag-express mo nang na-disappoint ka, nasaktan ka, normal yun kasi tao tayo, narasaktan tayo, di ba? Pero yung sinasabi ni Miss Rachel dito na pinagtanggol kayo sa asawa niya, kay Champ Nunito pa until 3 a.m., malaking bagay yun. Napakalaking bagay. Para sa akin, ha? Pero hindi ko alam kung anong dating sa'yo. Pero para sa akin, that's
para sa akin, kung ako tatanungin ng iba, more than enough na yun. At may hiya pa nga ako kasi bakit ako pag-aawayan ng mag-asawa? Sino ba ako? Parang ganun. Ha? Kung ako yun, bro, kung ako yun. Kung ako yun, ha? Diba? Pero kung publicly siguro, papasok ako doon palagi na gusto ba natin yung champion natin? Yes, tuwan-tuwa tayo kasi nandun siya sa side natin, no? Talagang mahal na mahal na yayakap tayo. Pero yung ibang tao na hindi naman nila dapat maging kaaway, minumura sila. Pag nananalo sila, minumura sila. Gusto ba natin yun? Ako bro, yun lang. Gusto ba natin yun? Di ba ayaw natin yun? Masakit, mas masasaktan tayo lalo nun. Kaya para sa akin, kahit hindi natin katunggali, kahit katunggali natin sa opinion at sa paniniwala, maganda rin niyayakap sila ng kaaway natin. Di ba? Kaya kahit lumalaban sila, pinapalakpakin pa rin sila nung kaaway natin. Yun ang para sa akin. Yun lang yung aking explanation dito. Play natin to. Oh, pinaglaban nyo ba kami sa harapan ng maraming tao kagaya ng ginagawa namin sa inyo? So I have to show, you're the person that I have to show yung super love everywhere. I can't show yung support. Yeah, kasi ganun ang ginagawa namin sa inyo. Ay, okay. So when I didn't expose that the license issue in October, that wasn't part of love? That wasn't part of showing that I support you guys and I don't want to drive? Ano yung license? Well, apparently you're paying attention. Wala yung license ni Sir Sean sa California State. Oh, in-explain na ni Silver Boys. Oh, nga. But there's more that I have. That's part of Sir Sean. How about the part of PDFI? And ito pa, Ma'am Rachel. I just wanna make it clear then, Ma'am Rachel, no? Kasi I'm not assuming again dito, ha? Okay. Kasi ikaw lang din yung pinagbigyan ko rin talaga ng ano ko, ng address ko rin dito sa bahay namin. Even sa may ano ko, sa business ko, hindi ito yung address ko sa business ko. Hindi ito yung bahay ko. And then, mayroong lumabas na David Corral na na-expose ko. I don't know anything about ko. That. That's nothing to do with me. Dapat, if you want to find that person, kasi, then Ma'am find Rachel, kasi ganito, Ma'am Rachel, total naman nakakausap niyo yung kabila. At alam niyo na rin naman moderating team nila yon, dapat sinabihan niyo rin na wag ganun yung ano yung tira sa amin. Sino ba yung alam na ilang araw ko nang naririnig yung David Corral na yan? Sino ba yun? Yun yung sinasabi ko, both side may for sure may supporter. Both side ah, even kayo bro, may supporter kayo na gusto kayo nakikitang nagagalit. Hindi totoo yan. Talagang nagngingit-ngit to sa tuwa na parang demonyo na may sungay na tumutuloy yung laway. Pag nakikita nila kayong nagmumura, nagagalit, nang aaway ng ibang tao, gustong-gusto yan. Meron dyan for sure. Kung sino man yan. Protect the case. Papi Chulo, salamat ha. Ay, salamat sa Kuyuros Kaba TV. Maraming salamat sa pagpamember. Meron dyan for sure. Kaya nga, ako, ang advice ko dyan, huwag natin palaging tawag dito, pansinin ang mga account na walang gagawin sa atin o walang madadagdag na value. Kasi for sure, ang habol lang yan igulo at guluhin lalo ang mga situation na ganito. Protect the king sa law. Papi Chulo, salamat ha, salamat. Play natin to. Rachel, kasi kung pinaprotect mo kami, dapat kinausap nyo rin sila katulad ng ginagawa nyo sa amin ng pakikipag-usap nyo sa amin na mag-peace talk, diba? I did. Didn't I peace talk? Wait, didn't I peace talk already? How many times do you want me to peace talk to you guys? David and SV had texted me about the whole Billy Jack. Who came to show facts? Ikaw? Who came to tell Jason and speak to Jason? On your behalf, bakit, to help you guys. Sinusumbat, how was that going to freaking help? Sinusumbat ba yan sa amin, Ma'am Ray? Sinusumbat mo ba sa amin? Sige nga, kami nga, bilangin din namin yung tour namin. Yung support na binigyan namin. No, I'm just saying. You're telling me that I'm supposed to do this and I'm supposed to do that because I didn't love you and this and that. Well, how many times did we had no dog in this fight and yet we were clarifying everything. Sabi ni Miss Rachel,
Facts. My dad was in the bed all day from high blood and his body hurts. Why? Kasi someone cursed at him. So that's not good. Yung aabot tayo sa point na may taong masasaktan physically, maapektuhan physically, emotionally sa ganitong... Ito yung nakikita... Ito yung tingnan nyo, guys. Again, I will remind each and everyone na hindi nagiging maganda. Ito yung cause and effect nito na we don't want people to get hurt, especially pag nagkaroon tayo sa kanila ng relationship, ng friend, nag-start ng friendly relationship pero magtatapos na may masasaktan, may magsasuffer physically, 'di ba? We don't want that to happen, 'di ba? Konsensya natin 'yan. So dapat sa mga ganitong sitwasyon, control natin palagi yung emotion natin. If we cannot control our emotion, it's better to mas maganda muna wag na muna tayong magsalita. Kasi alam naman natin na makakapagsalita tayo ng di maganda. Kasi ang ano ba, ang defense mechanism ng tao is to debunk and to rebut. It doesn't matter kung ano yung words na lalabas sa bibig mo. Especially pag highly emotional ka. At itong sinabi ni Miss Rachel, 'di ba? Hindi maganda. Para sa akin, hindi talaga maganda kasi we don't want anybody to get hurt. Bakit? Because of a miscommunication, misunderstanding. Doon nagsimula, maliit lang yun eh. Maliit at para sa akin guys, if you guys can ask me, mababaw lang yun na dapat hindi nadadama yung ibang tao. Hindi lumalaki ng ganito kalaki. Diba? Again, every action na ginagawa natin, there's consequences. Diba? Along the way there is. So, sana, etong mga ganitong sitwasyon, we can always avoid this no matter what happened. We can. And we can always control our emotion. Diba? Kung pag-stick tayo, yes, facts, issue, doon lang tayo mag-stick. Huwag tayong mag-stick sa ibang, so huwag na natin ipasok kay ibang bagay na walang kinalaman. Di ba? Huwag natin nang ipasok pa yung ibang bagay na hindi kasama doon kasi it can create more and much more damages along the way. Play natin to. Thing that you guys had said. We had no issue. We literally just walked into YouTube and yet we were defending what you guys were saying. Does that not ring? Does that not? You don't understand that? That I respected you guys enough to be on your side. To be on your side. Okay, so physical. Because why? What did I get from you? What did I get from you? What did I get from you? David, what did I get? Hindi, kasi ang gusto mo lang, yung sarili mo lang, pag nasaktan ka, gusto mo, yung sarili mo lang yung iniisip mo. Yung feelings mo lang? Ano naman yung feelings namin, di ba? Tao rin naman. So what did I get from you? Marami. What? Ano yung suporta namin sa inyo? Ha? Okay, so how much do you want for that, David? How much do you want for that, David? How much do you want for it? How much? Tinatanong mo ako how much? Yes. O sige, pag sinabi ko, bigyan mo yung mga tao na nasa Cebu, papakita mo ba sa akin ngayon? Pag sabi ko yung tao na to, bigyan mo. You think that we haven't given money? Okay. Myself alone. Ha? Pero kung sasabihan mo ako, you think I haven't? Okay. Sabihan mo ako ng pera, excuse me. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko baka tulong sa tao. You don't need my money, but then you threw it in everyone else's face when I gave you $100. Kasi proud ako eh. Gusto ko lang makita nila kung gaano ka kabuting tao. Well, you're telling me that this is not an issue. Money is not an issue. Hindi lang ikaw. Ito pa isa. Pera na yung pinag-uusapan dito. I don't know. I think I have to end this live, no? Kalahati pa lang to. Mahaba-haba pa to. Mahaba-habang inuman to. Mahaba-habang inuman. Sobrang haba-haba nito. Continue natin to bukas, guys. Continue natin to bukas, ha? Continue natin to bukas kasi alas 9 na dito. Baka mapalayas na ako ng landlord ko, which is yung asawa ko. Super chat DJ, asan super chat? Diyan dagdag. Anyway guys, conclusion, no? Dito all and everything na nangyayari. Ako, if you guys going to ask me,
I'm friend of both sides, of course. I'm friend of everyone. Parang nga akong si Barney. Lahat kaibigan ko eh. Lahat gusto kong makausap eh, di ba? Kasi I mean no harm. That's me. That's DJ Brian Music and Topic TV. I mean no harm. I mean really no harm to anybody. I don't want to take advantage of anyone. I'm very, very fair to each and every one of the people that I encounter, meet in social media. And I'm real. I'm real. What you see is what you get. That's really me. Ayan na yung asawa ko. Hoy, nandito ako. Watching. Ajan na. Diba? So, sana guys. And my advice sa atin lahat. Diba? My advice sa atin lahat. Diba? So, sana itong issue na to, no? Ang tanong na lang is, are we ready? And do we want to start the 2022 na ganito? Do we want to? That's my question to each and every one of us. And gaano ba kahaba ang PC natin para pahabain ang kahit anong issue meron ngayon na nangyayari kung kaninong grupo man? Willing ba natin tong sakyan hanggang sa matapos tong taon na to? Hindi ba tayo mapapagod? Ang mga tao bang sumusuporta sa atin, hanggang kailan ba tayo susuportahan? At hindi ba sila mapapagod? Yun ang mga tanong na kailangan natin tanungin. And also, yung mga tao bang nagmahal sa atin at sinuportahan tayo? Dahil ba sa ugali natin at sa mga pinaglalaban natin minsan? Are we pushing them away? Diba? Tanungin natin yun. Tanungin, let's ask ourselves on that. Baka mamaya, may mga na tao na tayong supporter na pinupush na natin palayo. Kasi nagpunta sila dito sa social media. Uulitin ko kung ano yung sinabi ko sa Kulaong Nation before. Nagpunta ang tao sa social media to be inspired, to be motivated, to be happy. Those only the three things. Pero if we're gonna continue to focus ourselves sa mga issue at ayaw natin tapusin to, do you think our supporters will remain and they will be influenced in a very good way? That's the question na kailangan natin tanungin pa ulit-ulit sa sarili natin. At hindi ba sila mapapagod? At ano ba yung impression na nabibigay natin sa kanila? Diba? Yes, meron tayong hinanakit. We have disappointment. We have feelings. It's all what? It's all, tawag dito? Valid. It's all valid. All valid dyan. Pero there's limitation. There's boundaries. And always remember this. Kahit any action that we do, there's consequences and there's cause and effects. So, tingnan natin mabuti kung saan tayo dadalhin nito. And do we always want to share any issue na alam naman natin na meron tayong pinagsamahan sa public? O baka pwede naman natin to isettle in private? At ibaba natin yung pride natin, yung ego natin. At, hey, I made my mistake. I accept ko yung pagkakamali ko. Patawarin mo ako. Hindi ka bawasan yun sa pagiging tao natin. Diba? That's the only way para makamove on tayo sa ganitong issue. Diba? That's the only way. Acceptance. Humbleness. Baba natin yung ego natin. At kung ano man. Diba? Kasi, I mean, people will get tired. No matter what happened, people will get tired. At, yun sa iba, it's waste of time. Ganun ang mangyayari. Diba? So sana guys, ang wish ko sa inyong lahat, 'di ba? Patuloy natin 'tong part 2 bukas. At again, may mga darating dun sa live stream ni Bro David na medyo sana ano, hindi umabot sa ganun, no? At bukas ko na lang bibigyan ng reaction. Oy, thank you sa wife ko na napaka-supportive, $1.99. Ibig sabihin yan, ayan ang baon mo bukas. Ayan,
Guys, maraming salamat sa inyo lahat. Shoutout muna tayo. Thank you so much lahat na nag-super chat. Of course, my wife, Road.Refine. Follow her in her Instagram account. Diba? If you guys wanna be about fashion, lifestyle, please do support Road.Refine. Siyempre, R Walks, maraming salamat sa iyo. Thank you so much. The Allies of Truth, Mind Your Own. Bro David, maraming salamat sa iyo. TNG Talks for Life, Bagsart. Yan, maraming salamat. Mr. Mananabas, Miss Rachel, thank you so much for allowing me to react to dun sa video. Again, whatever is the best for you guys, do it, di ba? At syempre, both side yan. Kaya syempre, kay Curious Kaba TV, thank you so much for being here. Game Has, thank you so much. Kuro Kuro Lucifer, thank you so much. Clex Ann, thank you so much. Papi Chulo, oy, Papi Chulo, ha? Salamat sa super chat, napaka-generous mo. Ang dami kong mabibiling katol doon. Thanks so much. JM Esto, Teddy Gumban, Paul Verizer, maraming salamat sa'yo. Sino pa ba nandito? Jan Dagdag, thank you so much. TNG Talks for Life, thank you so much for being here. Sino pa? Crystals Shamsi, thank you so much for being here, of course. Mandirigma, maraming salamat. Dondi TTFI Solid, maraming salamat. Tatay Jerry, get well soon and happy anniversary sa inyo ni Tita, ha. Wish you guys nothing but forever sa inyong dalawa and of course good health. Maraming salamat. Thank you so much. Mo TV, thank you so much for being here. Kuya Eli Wally, maraming salamat sa iyo, Kuya Eli Wally, ha. Of course, Kuya Boyet, maraming salamat, Kuya Boyet. Diyan pa ba nandito? Montanga, thank you so much, Montanga, ha. Siyempre, Teddy Gumban, maraming salamat sa super chat, Teddy Gumban, ha. Yan. Sino pa dito? Mr. Mananabas, nabanggit ko na yan. Kuro Kuro Lucifer, of course, Mine Own. Marmor, maraming salamat, Marmor. Sino pa ba nandito? Ano ba? Wala na yata. Lahat yata nabanggit ko na. Lang yan, mga pangalan na nag-usap dito, pare-pare. Aleba. Si ano pa pala? Si Mandirigma. Maraming salamat sa'yo, Mandirigma. Skyler06, thank you so much. Si Kuya Zion and Zikat Journey, maraming salamat sa inyo, Madcat. Thank you so much for being here. Kuya Mels for Life, maraming salamat. Sino pa ba? Sino pa ba nandito? Si Grimas, nag-super chat. Thank you, Grimas, ha. Siyempre, si Bro Sherwin, Pogi for Life. Thank you so much for being here. Forward and AFT, thank you so much for being here. Sino pa? Siyempre, Makmak Pablo, yan. Sila Rice Backer, maraming salamat sa inyo. You guys are awesome. Maraming pong salamat sa lahat na nag-stay. Thank you so much for the love and support. You guys showing me to DJ Bar Music and Topic TV. Again, you guys are awesome. At sana guys, again, sana, I wish na maklose na to. We are adults here and we know to respond as an adult. Yun lang. At I wish you guys nothing but the best to each and every one of you. Once again, DJ Byron, Lorraine Vlogs, maraming salamat. DJ Byron Music and Topic TV, have nothing but peace, love, and respect to all of you guys. God bless you. God bless your day. Have a wonderful Thursday. Ingat po kayo palagi. Please stay home, stay safe, stay healthy, stay positive, and stay inspired. And stay motivated, ha? And stay happy all the time. Sana yun lang palagi tayo. Alright, so once again, have a wonderful day to each and one of you. Makita ka tayo ulit tomorrow for the part 2 of this video reaction from the live of Mr. David Lontayo. Again, DJ Bio Music Topic TV. Signing out, Mama Rebecca Zonio. Maraming salamat. Again, peace, love, and respect sa inyo lahat. Till tomorrow, DJ Bio Music Topic TV signing out. Cheers. Bye for now. God bless all of you. Love you all. Bagsart.